Marites babies! We're alive, kicking, and happy! Wow. Yes, Marites! It's Thursday night. Ito na naman po ang inyong mahal na kapitbahay, ka-sesta, ka-everything, and good morning, good afternoon, good evening, good morning! Ayan po, chikan tayo. Ito po ang inyong Dean Junardo. Ang inyong PhD, Rose Garcia! At ako naman ang inyong Mega Marites, Mega Nuan, Mr. Fu. And welcome to Marites University! Ang taas! Welcome back! Ang ating new set ba? New set. Yes, para sa akin, new set. Welcome to the new set! Pare, ang saya! Mas pang mayaman ito, in fairness. Pero, syempre, bago ang lahat, nagpapasalamat po kami sa ating mga kamarites sa patuloy na tumatangkilik sa aming channel. Kaya naman, kung hindi pa kayo nakasubscribe, aba, at isa pang aba, ano pang hinihintay? Hit that subscribe button at notification bell sa walang hintong chikahan. Mag-subscribe na, dali! Go, Marites! Ayan na! Ayan na! So, ang dami na! To 200 na tong... Kumusta ano din? Kumusta, Mr. Fu? Ay, masaya naman. Kasi naaliw ako doon sa bago nating set. Oo. Pero parang kinakain tayo ng sofa. Charot!
Ganun talaga. Pangmayaman. At makulay ang buhay. Correct. Yeah. Kung ganito kakulay ang isang university, ang sarap-sarap mag-aral. Naman. Matarap diba? Talaga mag-aral sa Maritas University. True. Alam mo yan. Oh, dahil marami silang matututunan. Charot. Gaya nito. Ito na po. Simulan na natin mga Marites. Ating chikahat. Ito po ating salinggong chismis. Ano ba una natin? Hindi, nagkamali tuloy. Ay! Nasa cellphone ang ano? Oh, ano ito rin mo? Nako! Eh, may isblock muna ako. Ano? May isblock muna ako sa script. Bakit? Nilagyan na ng body portion yung ano. So, hindi na pwedeng basta-basta. Hindi na basta-basta pwedeng bumati. Dinjo, ayan may body portion, body portion. Oh, hindi basta-basta bigla na lang. Kaya siguro kinalimutan mo yung ano, cue cards. Ang dami pa magpakulay para magpabati. Ito mga kamartes, simulan na po natin ang pagbabalita. Ito sa, na din sa Balik Alindog at Balik Pag-arte, PhD. Wow. Nagulat ako kay Nadine sa mga kasi... Bagong picture ba to? Sexy na niya ngayon. Mm. Ah, dahil medyo nag-gain siya ng weight dahil nag-asama anak. Okay. Yes. Pero nakita ko siya noong Tuesday night, may premiere night ng pelikulang Layas. Mm. Ah, Layas. Talagang yun ang title, Layo. Pero siya hindi naman naglayas. Hindi naman. Ayun, showing na ngayon yung Layas. So, sa mga sinihan ito, ha? Hindi daw streaming app. Yes. Ah, okay. Ang nakakaaliw nga, originally, ang alam daw niya, pang streaming app, online lang. Oh. Sinut yata nila to around 2022. Okay. So, biglang tumawag daw sa kanya na yun nga, ipapalabas na sa mga sinihan. So, nagulat siya, pero happy siya kasi yung finally makikita daw niya ulit yung sarili niya sa big screen. Napayat. Kasi 9 years din pala siyang medyo naglaylo sa showbiz. Okay. Kasi nga, mula na nag-asawa siya, tapos nagkaroon siya ng 3 anak. Sabi naman ni Nadine, choice niya talaga yon. Kasi sa mga hindi nakakaalam, si Nadine ay isa sa mga leading lady talaga. At bida-bida. Hindi bida-bida. Hindi bida-bida. Grabe yung bida-bida. Bida. Material. Oh, basta naging leading lady. Mga bida-bida. Ay, alam mo yan. Alam mo yan. Anyway, yun. Oh. Bida siya lagi sa mga teleserye. Oh. So, nag-choice daw niya talaga na mag... medyo iwan muna yung showbiz at mag... focus sa kanyang family. Kasi sabi niya, kung natatandaan mo, Ate Rose, kahit pa nag-uusap tayo before, yan ang isa sa mga pangarap ko. Yung magkaroon ng pamilya, mga anak. So, pero after 9 years, nami-miss daw talaga niya. Doon naman ako nabibilib doon sa mga artistang babae. Diba? Yung parang kahit kasagsagan ng kasikatan, kapag nagpamilya na nagkaanak, kakalimutan muna nila yung kanilang showbiz career para sa kanilang mga anak. Tapos kapag ready na, diba, pwede na medyo iwan, lalo na kung lumalaki na yung bagets, balik ulit. Kasi syempre, hindi mo naman maiiwasan na sa dugunan nila yung pag-arte. Kaya, etong araw si Nadine, pati daw yung pagtenga, hintayan, namimiss niya. Sabi ko, totoo ba? Sabi niya, oo, namiss ko yun lahat. Sabi niya, yun. So, supportive naman ang kanyang mister na si Richard Chua. Si Richard Chua ay anak ni Isabel Rivas. Sa mga hindi nakakaalam. So, supportive talaga kasama niya noong premiere, nagpipicture-picture sa kanya, gano'n. At saka maganda naman inspiration din. Sabi mo nga, Balik Alindog, Sumeksi, kumbaga, inspiration siya dun sa mga nagkakaanak na kayang ibalik ang alindog kung may willpower. Ang laki ng nalus niya. Tapos, parang 4 pounds na lang or 4 kilos na lang pala ang kailangan niyang mabawas pa para ma-achieve na daw niya yung kanyang goal. Boxing and Muay Thai siguro. Ah, talaga. Oh, in fairness naman. Tapos kasama siya ngayon sa teleserye na pinagbibidahan ni Yu Wen Mikael. Yung kay my Forever Young. Forever Young. Siya yung gaganap na nanay ni Yu Wen. In fairness kay Din Jun, no? Memoryado niya talaga yung mga shows. Kapag tinatanong pa nila, yung mga shows ng GMA. Hindi, hindi, I love GMA. Oh, okay. Yun na, it's a statement. Alam niya, hindi, kapag sinasabi sa kanya, alam niya kagad kung matatapos. Tsaka napapanood mo, di ba? Pinapanood mo talaga. Oo, Diyos ko si Moira nga nawawala na sa Abot Kamay. Favorite niya talaga yung Abot Kamay. Ah, talaga? Ito yung may baliwag bulakan. Yes! Hindi ko makakalimutan yun, yung napanood mo yung yung inokray, tapos yung kinorek, napanood mo din. Yes. Actual mong napanood. For lack of better things to do. Grabe.
Pinabi niya talaga na pinapanood niya lang dahil wala siya magawa. Pero at least sinusuportahan mo. Oh, suportado kami sa GMA. I love GMA. Ay, ang taas. Okay, ito. Ito, balita natin. Baron Geisler, intimidated kay Christine Reyes at inggit na inggit kay Empoy Marquez. Bakit naman na-intimidate? Na-intimidate nga siya dahil nga yung alam mo na aura na ano ni Christine, di ba? Di ba alam mo yung kasi medyo ano, di ba? Tsaka yung mga balibalita, di ba? Kaya suplada ba siya niya naman? Hindi naman, hindi misunderstood lang 'yun. Si Christine kasi ano, ikakatla kita. Para siyang may tendency na yung may time na pag nakita mo siya, very nice naman siya na pag binati mo, all smile. Pero may time din na parang pag binati mo, parang hirap na hirap siyang ganun lang talaga. Na-experience ko recently lang. Ah, talaga? Pero buti na lang, hindi ako maramdamin masyado doon sa wake ni Tita Jane. So, inisip ko na lang, baka dahil nasa wake. Kasama niya si Ara. Tapos sabi ko ako, with all excitement, parang, alam siya. Ako kasi. Parang, napaisip. Baka kasi akala niya may ibang aa ka nakita. Doon kasi yan nung ano. May aa talaga tawag sa kanya. Nung press ko na ano. Hindi, may certain closes kasi kami. Naging, nung starstruck yan, naging manager niya si, temporary manager si Malu Fagar. Tapos siya ako yung assistant ni Malu pag dating sa mga alaga niya, sa samahan ko. Kaya, nung nakita kami sa press ko ng movie nila ni Baron Geisler na Dearly Beloved, pinasalamatan ko muna silang dalawa na, Christine, Baro, salamat sa guesting nyo sa taula lang. Ng Marites University separately. Mm-hmm. Ayun na nga, kasi nga pala, nagkasama na sila ni Christine dati sa mga series, movies. Kaya lang, matagal, di ba? Matagal bago ulit nagkasama sila uli. Kaya nagkaroon ng ano, ng intimidate ilang si Baron. Mm. Lalo na yung eksenang, meron silang intimate scenes ni Christine. Hindi agad siya. No? Kasi, pero naisip niya, nung pandemic siya, napanood niya, si Christine, yung movie nila with Empoy Marquez, na may kissing scene. Sabi niya, tika muna ba? Di ba nagkaroon silang movie, di ba? Tsaka si Christine. Sabi, bakit ganun? Bakit siya mayroong ganun? Ingit na ingit siya kay Empoy. Dahil may kissing scene. Siya wala. Di ba, buong confident. Alam mo naman si Empoy, confident, di ba? And hindi rin natin alam kung saan niya kinukuha. Ay, mahal natin si Empoy. Di ba, sabi kaya siya, kailangan niya rin magkaroon ng confidence. So, nung bago ko na yung kissing, pinakalma ni, ano, ni Christine si, ano, si Baron, para maging relax. So, para pinakalma. Pinakalma siya, last check. Chill ka na, huwag kang ma-attention dyan. Pero magagaling naman silang artista. I'm sure na pull off naman nila yun kung may kissing scene. Basta simple lang naman daw na eksena. Pero natatakot siya. Siyempre alam mo si Baron. Si Baron? Natatakot? Parang wala sa kanyang ano, di ba? Sa nangyari sa kanya kasi, di ba? Alam mo naman yung nakaraan niya. Kung baga baka talak-talaka, di ba? Baka magkaroon ng issue. Kasi di ba may mga issues siya noon. Pagdating sa mga babae o sa mga ganyan, baka bigyan ng kulay. Naging feeling ko na intimidate yan sa aura ni Christine. Baka isip niya, baka mataray. Di ba? May ganung image si Christine. May naalala kong artista. Itong artista na to, never ata. Laging chin up. Ewan ko, baka sa akin lang. Sino? Basta. Kula mo ha? Diyos ko, grabe ka. Ayan ba yun? Sila lang po. May blind. May daw na po rito, mga Marites. Pagaling mabuti. Hindi. Alam ako, nagkakaboses na mamaya na nga. Ay, pwede ko pala isulat. Actually. Oo nga. Grabe naman. Yan lang po, pero okay na yun. Showing na this March 13 movie nila. Pero mabait yun. Teka naman, ano yung explore ka? Yan, baka sa... Ay, ganyan talaga. China parati yan, di ba? Pero mabait yan. Sige, go. Isa yan sa mabait na... Sige, at least mas mapagkakatiwalaan sila. Isa sa mabait at totoong ano. Salamat, Christine, Baron, sa pag-guesting Baron and Giro sa
Tao lang, tsaka si Christine, tsaka si Ara. Na maraming views. Yes. Mapapanood niyo po yan sa Marites University na YouTube channel. Kasi mga mapapanood niyo sa Marites University na YouTube channel, syempre kami, ang Marites University. Tapos yung Tao lang, tsaka yung kay Yorme, nandun din ba? Iba yung kay Separeto. Pero syempre, supportahan din natin yun. Yung Baron Giro, nearing 1 million na tayo. Oo. 1 million na, di ba? Actually. 1M na? Hindi pa. Malapit na. Okay, mga Martes, sunod natin itong balita ni two photos ni Naina Raimundo at Sunshine Cruz sa Bencio. Ang caption ng netizen, ipinamukha nila sa atin na ang aga na grabe naman yun! Grabe naman yun! Kasi alam mo naman, yung mga netizen, di ba? Ito parang last episode natin na pag-usapan natin tungkol doon sa Bencio. Yes. Si Catherine Bernardo, si Bianca Umali, ganyan. O ito, rumang pa rin kasi dyan, si na Sunshine Cruz na isang 46 years old ng babae at itong si Ina Raimundo na I think 48 years old. O basta medyo malayo, hindi naman malayo yung edad nila sa isa't isa. Tapos mayroong isang site na nagsasabi na pinost niya yan ganyan, tapos sinabi nung caption nga na ipinamukha nila sa ating yung ang aga nating nabuo. Hindi, pero diba, tignan nyo naman yung katawan. Sila yung mga netizen kasi, diba, yun, sila yung nabulok yung post. Hindi naman tayo. Hindi sila. At hindi rin sila. So, ibig sabihin, nakita lang natin na, kumbaga, hindi naging hadlang yung pagkakaroon ng asawa, ng pagkakaroon ng maraming anak. Uy, marami sila parehong anak, ha. Pero, sexy pa rin sila. I-imaginin mo ba na papasa pa silang 30 anyos dyan sa look nila? Correct. At ang sexy ng mga outfit. So, nagkakalokohan lang kasi syempre, alam naman na may mga babae na medyo sa ganyang edad, hindi na ganyang ka-sexy. Madaling mga luntoy, di ba? Grabe yung luntoy. Pero sila, tignan mo naman. Hot mama talaga. Oh, in fairness naman. Tapos meron pa nga si Ina Raimundo na pinost ng parang every 7 years daw, nagiging Sabado yung kanyang birthday. So, pag Sabado yung birthday niya, rumarampa siya, tapos tinutugtog yung Sabado nights. Sabado nights. Doon siya sumikat. December ata yung birthday niya, tapos parang meron siya nakitang akong post na rumarampa siya, natugtog yung Sabado nights. So, in fairness naman. Parang, may I add din, parang dito sa part na to ng show, dito din yata pumasok si Max Collins na isa na ding nanay. Pero as we all know, pasabog ang kaseksihan. Diyan na isip ni Dean June ang pisngi ng langit. Although si Max naman, hindi naman kasi yung edad nila. Mga 30-something, mga early 30s pa lang yata. Pero hindi naman na kasi edad. 46 tsaka 48. Saka ilan na ang mga Junakis. At yung mga Junakis nila, dalaga na. Binatap dalaga na. At kaya kami ngayon ng pisngi ng showbiz. Oo, yan yung kinain ko. Sabi ko, tayo ang pisngi ng showbiz. Ay, ganun pala. Oo, naisip ko lang kasi nandun sa pisngi ng so langit. So in English, the face. Pwede naman, the face of, ang taray ng face grabe, of showbiz. Grabe, the face of showbiz. Diba? Di kaya maraming. Para Sharon Cuneta, Vilma Santos, Nora Honor, ganun yung face of showbiz. Ay, kaya maraming mambat at mag-react sa ating mga taga-industriya nito. Ayaw na sila. Galit? Ito na ang ating favorite portion. Ay! Parang ang tagal mong bumati. Samantalang intro pa lang dati, bumabati ka na ngayon. Kasi nilagyan tayo ng bati portion ako. What was your reaction when you saw it? They never learned! Kinali mo ba? The nerve! Ito, 555 Chardinas na kami! Hindi na, 564 na. 55 sa akin eh. 64 na pala. Yun na. Ito, Debbie, tapos si Michelle Bellarmino. Si Happy Ramos. Sige, masahin mo yung Kenya. Si Happy Ramos, waiting po. Ito, regular natin to from Saitama, Japan. Alam mo, nakakabisa ko na yung Saitama, Japan. Diba? Mahal naman natin. Nakunta ka na ba na Saitama, Japan? Hindi ko sure. Pero ako din eh. Hindi ko sure. Pero posible. Pero parang ngayon ko lang siya na-encounter. Sa onsen ka lang pupunta naman doon? Basta sa bawat lugar sa Japan, pupunta kami sa onsen. Nakakaaliw po kayo, lalo na si Ding Junardo at Mr. Poo, ang pisngi ng langit. Ayan na. Diba? Sabi ni Laini Gatsalian, great day night, waiting for the live MU while working soon. More power, beautiful peeps. Shout out
Lainey Gatralian from New York, USA. Ayan na, yeah. Okay naman. Actually, hindi ko nakikita Simply yung... Simply Rose channel, waiting. Ito na kami, Simply Rose. Oh. Okay, at ito na, may nagpakulay na. Ang si Bunsoy No More ng 4.99 US dollars. Sabi niya, bulaga, bulaga. Oh. Finally, nakapanood din ako ng live. Palagi na lang akong team replay. Oh. Hi, okay. Dean June, for all I care, Nardo, PhD Rose, at sa masayang librarian, Mr. Fu. Oh. Hello, Bunsoy No More. Hello. Si Roxy Petzold, masarap magluto kapag nakikinig sa inyo, Dean June, PhD Rose, and Mega Marites, librarian, Mr. Fu. Ayan, maraming salamat naman sa'yo, Roxy. At si Roxy Petzold na nagpakulay din. Ah, nagpakulay din? 5.99 euro. Mm. Thank you, Roxy! Okay. Si ano naman, from Cavite, si LCJC. Hello. Sabi ni Wengay, pwede ko ba itong basahin? Uy, ang ganda ko sa monitor. Oh, bakit pag ganun ko? Wait, mas maganda pa din yung dating yung setup, sabi niya. Eh, ano naman ang kanyang opinion? Kanya-kanya talaga. Oh. Actually, Huwag kayo mag-alala. May time din na nandun kami. Kasi bilang nga maganda naman itong facilities ng Scott Media, kahit saan namin gusto mag-set, pwede. Pwede. Kahit nga doon sa ano nila eh. Kahit doon sa cubicle work, nila. Sa working area nila, pwede rin doon. In fairness. Ito nga si Erica Nikki, good evening po always. Watching here in Tokyo, Japan, nakakatawa po talaga ang show nyo. Dagdag pa si Mr. Fu. Thank you. Si Yula Valdez, yung kapangalan niya. Yes. Yula Valdez, watching from New York. Ayan. Good thing, naabutan ko po ang live ninyo. Thank you, Yula. Si Rowena Laplana ng Hi from Athens, Greece. Excited na naman po ako, mga kamaritin. Excited din kami, Rowena. Mm-hmm. Si April Malyari, hello. Made to the live. I made it to the live. Finally. Ganon din si Banji Dab. Good evening po. Please give us update about Janine. Thank you po. Ang alam ko lang si Janine po ay nasa Singapore ngayon. Kasama ang kanyang mga kapatid. So parang ano, tinawag niya itong siblings. Rivalry? Hindi. Ano, grabe yun? Munti ka maibugay lang iniinom ko. Tinitignan ka si Rose sa monitor kung nakabuton ba ako. Sabi ko, pwede ako uminom. Sibling travel, gano'n. Kaya, iba, yung palang puso, pat ang alam ko po, magkakaroon siya ng bagong teleserye. Pasama na siya, Lorna. Asan na si Lorna? Hanapin natin. Lorna. Ayan. Tolentino. Nagpakulay din si Lorna Anselmo ng 4.99 US dollar. Thank you, Lorna. Thank you, Lorna. Ano yan? Sonoma County, California. True. At saka si Russell Bargan. Ng 37 pesos. Thank you, Russell! Si Diego De Quino, wala pang pakulay. Pakulay, puro na lang. Puro na lang comment. At si Carissa, very tik-tik yung pisngi ng langit ni Ding Jun. Ano tik-tik? Tik-tik na... Tik-tik ba? Hindi tik-tik eh. Tik-tik. Luma-luma. Oo, luma. Di ba yung tabloid? Meron pa ba nun? Wala na. Wala na. Ay, daw. Sure kayo. Ano ko baka... Last na lang to, Forever Love, Jandayan. Hello po, shout out naman po. Watching here in Muscat, Oman. Junkat, avid fan here from Canada. Hello naman sa'yo, June. Thank you. Alas na lang, sabi ni Debbie, ang show na pilit ginagaya pero di kayang pantayan. Yeah. Ang taray! Thank you po! Sino? Sino? Meron ba? Meron ba? Di ko alam, sabi lang ni Debbie. Binasa ko lang. Ayun na tayo, nagagalit na po. Okay, grabe, mahigpit na sila ngayon. Next na, okay. Nag-overtime daw kasi tayo. We're being suffocated. Grabe! We're being harassed, pressed. Ang dami reklamo na mga hosts. Okay, tama. Ayun, tignan mo, may nagbabuzzer. Narinig ba yung on-air? May buzzer. Ayun na po, mga kaibigan, mga Marites. Marites babies. Ito na po, Sharon Cuneta. Inami, hindi na naman sila. After their dear heart concert. Page 3. Ayun na nga. Parang itong si Sharon at Tigabi, talagang ang buhay yata ay ano na. Away bate, no? Sa edad mo lang yan. Nung sila ay mag-jowa, ganyan din ang drama, away bate. Nung naging mag-asawa, yun na nga, away bate. Alam na natin ang lahat ang nangyari. Nauwi sa hiwalayan. Nung hiwalay na sila,
ganun pa rin, away bati pa rin. Oh, ito na, nabigyan na ng chance, nagkaroon ng concert, Dear na Heart. Na it took some time, ha, bago talaga natuloy. Pero ito, during the concert, tweet-tweetan yan. Ay, wala ka pala doon din. Tweet-tweetan. So, I hate concerts. Grabe, bakit naman? I hate concerts. Mapagod ako manood. Ah, ganun. Grabe. I love concerts. Oh, yun na. Tapos, that, dapat yata magkaka-follow up na. Oo, kasi successful naman yung concert. At sabi, sinabi din ni Sharon, supposed to be a magiging title ng kanilang follow-up concert ay P.S. I Love You. Coming pa rin doon sa title ng mga movies nila, Dear Heart, P.S. I Love You. Kaso, inamin na ni Sharon, nagkaroon na naman sila ng problema, ng issue, nila naman sila nag-uusap daw, after Dear Heart, ni text, ni chat, ni anything, wala na. Tapos, ang nakakaloka, di ba hindi natuloy yung concert? Pero nag-concert si Gabby kasama si Miss Ai-Ai, tsaka si... Oh. Wait, Gabby and isa pa? Si... Tatlo sila. Kings and I yun eh. Kings and I. Oo. Gabi. Sina isa? Sorry. I'm sorry, pero Gabi, I, and another guy na basta Kings and I, dalawang. Ah, sorry! Christopher De Leon. Yes. So, anong ibig sabihin yun? Talagang parang dinedma ni Gabi si, ano, Mega? Dahil mas gusto niya makipag-concert kay Christopher De Leon and I, kesa kay Miss Sharon. Are you PhD. Talking to me? Kaya nga gumanap ako, good luck! PhD. Hindi, baka pwede namang meron talagang naka-schedule na na-concert si Gabi with them. Pwedeng ganon. Nauna yun. Pwede rin. Ah. Pwede naman siya mag-concert with Sharon. Magko-concert din siya with the two. Pero yung issue dito, yung after Dear Heart, ay di na naman sila okay. Parang sinasabi ni Sharon, parang, siyempre galing sa kanya, parang may issue dun sa team ni Gabi. Hmm. Parang ganon. Hindi na naman magkasundo. I don't know. Pero alam niyo mga kapatid na Shawi, Tita Shawi, and Gabi, ano na? Di ba pwedeng ano na? Mag-compromise na silang dalawa, di ba? Alam ko, ano sasabihin? Hindi, at their age. At the same time, si Casey ay sobrang... Oo naman, ilang taon na si Casey. Di ba? Pwede na magkapamilya. Kumbaga, parang pwede bang... Sana, kayarin na nila na maging smooth na lang, okay na lang sila. Hindi naman kailangan nila maging textmate. I don't think na they need to be textmate dahil unang-una, may mga pamilya naman baka na sila. Baka kay Gabi, gusto niya na pa konti-konti lang, hindi yung palagi na magkasama. Kasi parang kakatapos lang, tapos meron na baka naman. Din. Kasi dati natatandaan ko, ang una talaga dapat na proyekto ay pelikula. Tapos, di ba, hindi matuloy-tuloy. Parang lahat na gagawin, hindi matuloy. Tapos, in fairness, yung concert, natuloy, pero antagal din bago natuloy. Yeah. So, baka, ano na yon, signal na yon na okay na yon. Okay na yun. Oo, tama na yun. Tama na yun. Tama na yun. Totoo din naman. Kuha ka na diba? Sarili mo, concert siya. Ako nga para sa akin, ha. Kasi kaya naman, in fairness, kaya naman ni Miss Mega na mag-concert mag-isa. Alam mo kung ako natanungin mo, parang ako aaminin ko, mas medyo na awkwardan nga ako ng slide. During the concert. Kasi it's live, eh. And then, somehow, recalling your past and everything. Sumbatan, kasi, diba? In a way, pareho na silang may family eh. Parang, kung ako ah, parang mas effect pa kung movie. Kasi pag sa movie, alam mo, they are just portraying their characters, di ba? Parang ganun. Correct. Oo, in fair. Nanood ba yung mga asawa nila nung concert? Hindi. Inayaw ni Sharon. Sobrang hindi. Ayaw ni Sharon. Hindi pa napanood siya. Oo. Nalala ko si Jelly De Belen. Si Jelly De Belen pala, hindi siya nanonood ng concert ni Ariel. Kapag may concert. Pag Valentine's Day. Kasi daw, syempre, yung mga fans ni Ariel, mga babae, ganun. Tapos ma-awkward yung mga fans na nandun si Jelly sa audience. So, syempre, yung illusion na crush nila, crush na, ano ba siya? Kilabot ng mga kolyala, diba? So, si Jelly, hindi siya nanonood. Ang dami din natatanggap ni Jelly ng mga panlalait noon. Grabe. Nung naging sila ni Ariel. Kasi nga si Ariel, sobrang... Yun, totoo yun. True to it. Kilabot ng mga kolegyala. So, medyo possessive yung mga fans. Oh. Yan. Anyway, bago natin ituloy, i-break natin ang pagbate. Ito lang. hello to Apple Damian na pakulay ng $9.99 at meron siyang request. Anyway, sabi niya, present sa live today, Dean, isang taray lang, please. Anong... Taray? Hindi ako mataray. Ay, sweet daw siya, Apple Damian. Hindi niyo ba alam na ano yan? I was not born yesterday, Apple. Talaga? Si Apple talaga at
naiyak sila Raya. Yun yung request niya. And last na si Debbie na Australian dollars ng 2.99. Sabi niya, alive and kicking of Brisbane, Australia. Grabe, pag dito pala, maliwanag kasi sobra. Galing pasahin. Ah, saan? Diyos sa pwesto mo? Oo. O, magpalit tayo. bilang di ka makakatayo dahil lapel mo nasa likod mo lang. Kayo, hindi pa rin? Hindi naman, pero maliit pa din. Kasi, maliit kasi ng font mo. Ba't ito tema yung kay Dean June? Ganon din. Oh, buti nga. Oh, nakikita ko na. Pero maliit pa din. Oh, maliit to. Pero sa akin pero, po, ang fresh natin. Alam mo, ang dami nating ilaw dito. Lahat ata ng ilaw na available sa online, binili dito. Promise, nababasa ko siya ngayon. Ilalayo ko lang na ganyan. Kasi nga, ito, may ilaw din dito. May... Kaya ito tayo ay medyo malapit na mag-ita. Sa ilaw. Next na. Galit. Ito. Marlene Rivera going to Paris at international project. Diba, Rod? Naibulong niya yung Malay ko. International project. Oh, dami-dami mong tanong ko, Marlene, ano? Diba kayong dalawa yung pumunta doon? Oo, diba? I'm amazing. Daily product. Grabe ka, Rose. Ni-deny mo na kumunta kay Marlene. Hindi ko di-deny. Very in fairness naman kay Marian Rivera, no? Parang linggo-linggo merong endorsement. Oo. At marami pang ano? At marami pang marami pang hindi ni Lolon. Actually, itong nung nagpunta kayo sa press con for the barley, bago siya magpunta dyan, nilumabas sa online na commercial niya na ano naman, pampahid sa Fez. Lux Chem, kay Ana Magkawa. Yun commercial. Naman talagang... online lang. Nag-contract na siya doon. Oo, pero parang first TVC ata niya yon. Yung lumabas online. Tapos, akala ko nga yun ang ipe-press ko. Pero iba pa pala. Iba. Yung nandun si Maritone Fernandez nga. Para, di ba, ano siya ni si Maritone? Dahil si Maritone, ano siya talaga? Deliver. Advocate ng barley. Natanong na, meron siyang punta nga sa Paris para sa makeup ni Rose. Na kasi Kiko nga, Milano. Ayun. Hindi nasabi kay yan. Naku, ikaw kasi kung ano yung isip mo noon eh. Hindi ko masabi ang daming utaw. Naku, ito ko nasabi kung gusto ko. Ah, totoo ba? Iba ka. Message ko na. The endorsement din niya yun, di ba? Yung makeup brand niya yun. Ang ganda nun. Sa message lang ni Rose kay Maria. Give love agad on Christmas Day. Grabe kayo. Nakungoy din na yan. Gusto ko din ng Marian. Diyan na lang ako humihirit dyan. Mababait siya Marian. Kaya namin biruhin si Marian. In all fairness, basta kami mga grupo namin. Yung grupo namin na correct. Press. Hindi, tsaka hindi. Kalug naman si Marian. Naalala ko na nag-host yan. Nag-host ako ng press con niya ni Marian Rivera. Tapos, masa nandun si Nay Loli, kumukuda. Tapos sabi ni... sabi namin, huwag niyo muna i-Facebook Live kasi kumukuda si Nailon. Tapos sabi sa akin ni Marian, kasi yung assistant ko naka-live na. Kasi in-instruct ko yung press, huwag muna mag-Facebook Live kasi kumukuda si Nailon at makakuha ng maano. Although hindi muna nag-Facebook Live. Tapos bumulong sa akin si Marian, sabi niya, kasi yung assistant ko naka-live na. Sabi niya gano'n. Pero alam niyo, si Marian nung contract signing niya ng I Am Sige, Amazing, Rose. Grabe, amazing. Ang ganda niya. Maganda na siya, alam natin. Pero that particular day, parang iba. Parang Diyosa. Hindi, walang... Diyosa naman talaga siya. Pero iba, di ba, no? Walang exerts. Iba yung ano niya. Sabi ko, ano to? Pagka ngarad ka, lalo kang gumaganda. Kasi ngayon, ang dami niyang ginagawa eh. Correct. She has My Guardian Alien, teleserye na malapit na rin na ipalabas. Sa Monday, April 1. April 1. Then, meron pa siyang, of course, Bonggambilya, yung kanilang sitcom. Sitcom ni Dong. Tapos, may gagawin din siyang movie this year. Tinanong siya, kasama ba ulit si Ding Dong? Sabi niya, no, me, myself. And I. Ah, so, ibig sabihin, parang kilala mo yun. may iba akong naisip na nag-flash dito. Me, myself, and I. Naisip ko rin tuloy. Diba? Anyway, yun. Pero hindi pa nagbigay ng detalye si Marian. Sabihin ko na ba? May nabalitaan lang ako na itong movie na gagawin niya na to, if ever, ay mukhang pang-award. Bakit? Bagay, yung huli naman niyang ginawa, pang-award din. Sabagay. Pero parang may pagka-indie. Sabi ko lang, sana piliin ng mabuti yung material, yung director, kasi let's face it, marami namang indie movies, pero hindi lahat ay
Well, quality-wise, di ba? Correct. Hindi, tsaka hindi. Di ba si Marian tsaka Ding Dong, nung sa Rewind, ano sila eh, co-producer sila dyan. Yeah. So, mayroon na rin silang experience sa mag-produce. So, malamang ano rin sila dyan. Parang hindi yan. Ah, hindi? Oh, in fairness. So, yun, so abangan natin ang mga yan. Oo nga, sabi nga, ayaw niya kasi iingit. Sabi muna kasi baka may contract pa sa Sarigal. Sabi, yun na. Madali. Kaya pala nag-message si Rosel. Charot na! Yun na! Galawin mo na, siyempre, diba? Sabi ni Rosel, ano movie yan? Charot na! Joke lang ako. Babe, magpasalamat na tayo sa ating 883 live viewers. Wow, maraming salamat po. At syempre, sa mga hindi pa po nakasubscribe, mag-subscribe na po tayo sa YouTube ng Marites University. Maraming salamat po sa pagsama sa amin every Monday and Thursday ng 9 PM. Live po tayo. Mag-subscribe para hindi na po kayo nahuhuli kapag meron yung gimmick dyan. Totoo. Wow. Ay, basahin lang natin sabi ni Buerty Do Sibling. Hindi na madilaw ang sa studio nyo dyan, unlike dati. At least, gusto namin yung madilaw para kunwari sepia. Akala ko naman, hepa. Ayun naman. Ano ba sepia? Luma-luma. Madilaw yung sepia? Hindi kasi dito talaga yung grabe yung ilaw. Ano yun eh, ang sepia may pagka-brown. Hindi daw, yellowish na brownish. Pero yung ilaw natin dito, pang ano, Corina Sanchez, saka pang Tita Mel. Ganyan. Alam mo naman ang Scott Media. Sabi nga natin, ano talaga, ano to, high-tech talaga siya. Sobrang ano, top of the class. Correct. At saka ano, pwede kayo mag-rent dito yung mga content creators. Yes, pwede yes. kayo mag-tanong sa kanila kung paano kayo makakapag-rent ng mga studio. Dahil meron po kaming 105 studios. Charot! Hindi kayo mag-rent. Grabe naman. Dahil napakaganda talaga ng facilities. Not because dito kami, taga Scott Media kami, not because of that. Alam niyo ba, ito upuan namin, lumilipad to. Pero wag nyo kami subukan, palipan. Oh, diba? Pero tignan mo yung upo ko, ang lakas na kami dinabonin. You got to see it to believe it. Wag nyo kami Marites. Subukan, palipan, nakalumipad diba? Ka. Diba? Salamatan mo na si Debbie nag-donate ng anong pakulay ng $299 alive and kicking of Brisbane, Australia. Ayun. Ayan. Thank you, Debbie. Thank you, thank you. Ito na. Next din. Piolo Pascual and Wang Od. Hipoan niya, nakita kong video niya. Ito nga. Ayan, Tinto PhD, yan. Si Wang Od, saka si Piolo. Ako, ikaw, ano? Hindi, si Wang Od daw, kasi syempre, hindi ko pa naman personal na naranasan at nakapunta doon, nakita siya. Pero ganyan Ganyan talaga kahit siya. Kahit sino daw ang nagpapa-tattoo, tattoo ang tawag sa ganyan. Tattoo pa din, no? Pero, pambabatok. Ayan. Talaga daw, parang siguro lambig na niya yon yung nanghihipo, ganyan. Parang funny, ano lang niya yon antik na ginagawa niya. Kasi, kaya ko yun, di pa rin ako nakaka-experience dyan. Di pa rin ako nakakapunta, hindi ko pa rin siya namin. Pero gusto mo? Ang layo. Hindi, ang dali lang daw. Ang mahirap daw sa mga tinanungan ko, kaya parang hindi ko. Pero syempre, no, kapag meron kang tattoo niya, ano na yun, diba? Bongga yun. Pero napanood ko yun sa mga, lalo yung mga pag-foreigner, yung nagpapatato. Syempre, dinadayon nila si Apo Wang Od. Tapos may video din na nakita ko yung video na hinahawakan. Natatawa lang din naman yung foreigner tsaka si Wang Od. Tawanan lang sila. Ito naman, natatawa lang din naman si Piolo. Ako kasi, sabi ko, wala lang. Una-una, national treasure si Wang Od. Kaya lang siniseryoso ng mga netizen. Oo, tsaka may canceled culture. May canceled culture na wag ka. Para kay Wang Od. Huwag naman. Tsaka, nakita mo naman, game naman si Piolo. Mag-react siguro yung tao na yon kung feeling niya na ano siya, na violate siya o na basto siya. Pero lahat naman ng playtime ni Wang Od, natutuwa lang naman yung mga kung sino man yung piniplaytime niya. Halika, dali. Ano? Dali. Ano? Parang yung kunwari, mga matatanda nung kunwari, araw. Yung, mag-react kayo kung mag-react ako yung gumanong tayo. Kay Piolo. Malamang. Diba? Demanda lang. Halimbawa ako yan. Tapos ako yung gaganon doon. Alam mo na, kasunod. Cancel na. Okay. Sa akin, ano, 7 SSSW. Yun na naman yung 77 stab wounds. Hindi. Huwag naman natin i-cancel culture. Kasi, intindi. Alam mo, parang yung mga matatanda nung araw. Ito pansin ko, marami kasi din akong mga na-experience sa iba. Alam mo yung lambing lang talaga nila. Yung nanghihipo sila, nanghahawak sila. Parang,
Pero wala sa kanila yon, walang mali siya. Hindi, tsaka hindi. Meron kasi mga nagsasabi, halimbawa, paano daw kung lalaki raw si Wang Od at sa babae gagawin? Huwag na i-relate yun kasi hindi naman ganun yung situation. Unang babae siya at lalaki yon. At siguro yun, hindi at yun. Part yun ng playtime. Iba yun. Ibang, pagka, oh. Sabihin naman, ano tayo? May pinapanigang gender. Hindi, iba kasi talaga yun. Ito, playtime lang naman. Tsaka ang importante, wala namang nakakaramdam ng any violation or para napipilitan or nababastos sila. Kasi playtime lang naman yun ni Apo Wang O. Okay, nabasa ko lang ngayon itong comment ni Kat Kat. Sabi niya, ginagawa daw po niya yon para malaman na totoong guy yun. Pati ata mga Bex, kasi para sure na nagsasabi ng totoo sila, baka iba ang way ng pagtattoo pag sa lalaki at sa babae. Ito ay galing kay Kat Kat. Kung whatever it is, kung ano man yung rason, playtime lang naman, o kung ano, huwag nyo nang anuhin. Huwag natin masyado. National treasure yan. Seryoso, ay nano. Go. Yun lang. Dahil siya. Inako po. Kung sexual harassment na yung tipong, alam mo, may... Oh, tsaka yung may na-offend or may... Dali, my favorite portion is coming. Ano to? Ito kasi after Piolo, Pascual, and Waco. Bati portion. Oh, diba? Para sinimulan ko na nga. Okay, go. Buko-bukoin daw natin, di ba? May mga reaction din dito. Patahin ko, ha? Go. Sabi ni Ann Arano, but even then, when kids will see this kind of action and will do the same thing to other, thinking it's just playtime, you think it's still okay? You explain as parents. Yeah. Oh, 'di ba? It's your responsibility as parents pag meron napapanood yung mga bata. Kaya nga 'di ba? Huwag natin basta-basta bibigyan yung mga bata ng mga gadgets, ng mga ano, binabantayan natin kasi responsibilidad ng mga magulang kung ano yung napapanood ng mga bata at sa pagpapaliwanag ng mga magulang yon. Wow, para magulang ako, ah. Oh, no. Yon. Ayan. Oh, so magbati na tayo din. Oh, yes. Tayo'y mag-inelect na. Pag ano? Ano? Oy, live din po tayo sa Facebook. Ay, dahil nandito tayo sa bagong studio. Hindi naman to bago, pero sa isa pang studio ng Scott Media. Nasa Facebook din po tayo. Ang Facebook account natin, syempre, Marites University. Tama, oh. Ay, Miss Toy Poo, sabi ni R.A. Silayan. Hello, Miss Toy Poo. Madalas kitang makita noon sa SM Makati. Ay? Bago magpatid. What are you doing there? Taga Makati po ba kayo? Medyo malikot ang mata ninyo noon. Ah, ako natapon yung tubig. I think that... May I go out? Hindi ako taga Makati. Taga rito lang ako sa tabi-tabi. Malikot ang mata ko kasi I'm very observant. Wow! I observe people and I help them. Charot. Hello naman. Oh, sabi naman ni Roxy Petzold. Masarap magluto kapag nakikinig sa inyo. Dean, June, PhD Rose, and Mega Marites Librarian, Mr. Poo. Ay, salamat naman po at napapasarap ang inyong luto lalo. Kore, sana magpadala po kayo. Charot lang. Ay, charot lang po yun. Si Mick. Hello po sa inyong tatlo and the people behind the camera. Mabuti at may notification pa kayo palaging present sa lives. Kahit sumasakit ang pangako sa kakatawa sa inyo. Watching from UK. Nagpakulay naman si Martin B. na Corona. Nang 70? Swedish. Sweden. Ang dami natin ano sa Sweden, okay. No? Naabutan ko na din. Bongga, love you guys. Alam nyo na. Number one, gang. Big love from Sweden. At saka si Remy Bu. Na 2.49 euro. Yan. Salamat po sa inyo. Napaka-sweet nyong lahat. Oo, in fairness naman. Sabi ni ano Roxy, ang lakas baka fresh ng lies nyo dyan sa studio. Totoo. Oh, diba? Pero ang totoo. Hindi gagawa ng paraan ni Nicola yan. Ay, masahin ko lang to. Sabi ni Marley Paharillo, Miss Rose, ganda ng dress mo. Ano ang brand po? Yun na. Alam nyo, nabili ko to sa, believe it or not, sa Kultura. Yung sa may SM? Oo, hindi ko matandaan yung kung ano specific na brand. Talaga. Kasi parang part siya ng Filipiniana kieme. In fairness. Dahil dyan sa susunod, asahan nyo nakabarot sa'yo sa next episode. Ay, nagganyang kami! Para kayo! Diba din? Ano tayo? Independence Day, special. Yes. Dahil malapit na yun, alam mo na. Naka-June, dahil dyan, ito naman si... Apple Damian, nakakatwala talaga kayo ng stress. I love this show. Salamat naman sa iyo, Apple. Si Kimi Dora. Hello po from Ontario, Canada. Pwede po bang madagdagan ng araw
ng pagbablog nyo, lalo na pag bumalik si Sir Ambet. Ah, madadagdagan. Itanong natin sa kanila. Okay, sabi ni Diego De Quino, iba talaga ang person ng Team Live. Sino yun? Si Mark, yes. Alfred Lorenzo. Ayan, Team Live today, alive and kicking. Oy, kakilala ng friend ko yun, si Peachy Takulod, si Mark Alfred Lorenzo. Hello po. Sabi naman ni, wala tuloy, Jesse Condestable. Totoo po ba na ang papalit sa tahanang pinakamasaya ay ang Sparkle Tent? Mamaya po, meron kaming news tungkol dyan. Nagpapapansin si Robert the Editor. Din June, pansin mo naman ako. Eto, hi Robert, din Robert. Robert the Editor. Si Robert? Si Robert. One of my papas inside? Talaga. He wants my rubber shoes daw. Bibigay na ba? Overnight siya sa house. Ang ganda nga. I like din. Diba? Kanina ko parang tinatamo ng tubig. Huwag niyo lang alalagyan ng tubig. Anong size mo, Mr. Poo? 10. 10. Ano ba yan? Class A? Ay, hindi! Original! di ba bawal yun? Alin? Hindi pwede isplo kung class A. Huhulihin ka naman. Di ba? Ano? Bawal. Pero hindi andyan to class A. Andyan na ka sa labas eh. Ayan na. Si Mr. Pum. Patunayan mo na original to yan. Okay. Ito na. Mga kamaradese, ito na po ating Chick of the Week. Brought to you by... Amigo! Mahalaga na nararamdaman ng inyong aruga, kaya kahit saang panig ka pa ng mundo, nandito ang Amigo Sigurado para tulungan ka na ihatid ang inyong pagmamahal sa pamamagitan ng panlasang Pinoy. Kaya mga kamarites, gamitin na po ninyo ang promo code na PhilChica sa inyong Shopee at Lazada cards para makuha nyo ang discount para sa ating mga Amigo products. Yeah. Yes, i-check out nyo na po ang Amigo sa inyong shopping carts para sigurado nila ang ulam na may halong pagmamahal galing sa inyo. Okay mga kamayon, Chick of the Week, mga artista gaya ni Ann Curtis at Jano Gibbs, react on Chocolate Hills Resorts. Pauline Amilengi may say din na buhula ng beauty queen. Ayan, ito po yung rose na, diba? Anong kay Ann Curtis? Ayan, page sabi nga, kasi meron siyang nirepose na comment regarding the resort. Tapos, ito yung naging ex ni Anne. Sabi niya, is this true kaya? Sad naman if they are allowing this so close to the beautiful natural wonders of our. Tapos, binasa ko yung mga nag-comment dito sa pinost ni Anne to. Nakatuwa lang yung mga comment na parang, una, ang daming pumupuri kay Anne at nagpapasalamat. Kasi alam naman natin na si Anne ang isa sa mga artista na talaga namang napakaraming followers sa social media. Mapa Instagram, mapa X or Twitter yan. And maybe even her Facebook account, no? So at least daw si Anne, ginagamit niya yung kanyang SockMed, yung boses niya, para mas maging aware ang lahat o ang mga kinauukulan. So with this one, sabi ng mga nag-comment, hayan, sigurado, ma-actionan na yan. Kasi si Anne na ang nag-post o nag-comment. Yung parang nirepost niya, yung parang ang concern ng netizen is, baka dun sa pagkakaroon ng resort sa loob ng area ng Chocolate Hills, baka magkaroon ng soil erosion or what. Kasi siyempre naghukay-hukay sila dyan, etc. At siyempre nasira yung itsura ng Chocolate Hills na isa ring national treasure. Correct. Actually, totoo naman. Tingnan mo. Naman din. Pero ang merong inilalaban yung may-ari yata o yung spokesperson ng may-ari na parang ito naman daw kasing area na to sa Chocolate Hills. Ito yung area na hindi naman daw nakikita dun sa view deck ng mga tour, di ba? Pag napunta ka ng Bohol, nagpunta ka sa Chocolate Hills, hindi sila makikita. Oo, di ba? Akit ka eh. Tapos dun sa view deck, dun mo makikita yung bundok-bundok. Pero to daw park na to, hindi daw nakikita doon. Pero ito kitang-kita. Ayun na nga. So, hindi, para naman sa akin, hindi yun ang dapat maging point of discussion or ano. Dahil unang-una, dito pa lang sa itsura ng picture na to, na obviously, kinunan siguro to ang drone, ano? Nakagitna siya, nakapalibot pa rin siya ng ilang
chocolate pills. At saka ano, meron talagang pagkukulang pamunuan. Kasi hindi naman yung simpleng tindahan na itinayo sa bangketa na walang permit na kapag nahuli, eh, tatanggalin yung tindahan. Itatakbo. In fairness, major construction ang ginawa dyan. So, ibig sabihin, hindi naman... Ang tagal na ginawa. May friend niya ako na parang nagpunta siya ng Bohol, tapos hindi nila nakita yung Chocolate Hills. Parang ang sabi niya, hindi sila nakapunta kasi under renovation. Tapos nag-joke ako, ano ina-renovate sa Chocolate Hills? So, baka ito yung ginagawa. Kasi, yung sabi niya, hindi sila nakapunta kasi ano sarado. Under renovation yun yan. Nga. So, apparently, baka ito yon. So, hindi talaga. Tapos, syempre, ikonokontest nila na maraming mawawala ng trabaho. Kasi dapat, sa simula pala, kung trabaho ang iniisip nila, dapat iniisip din naman inayos nila kung saan sila magtatayo ng resort, hindi dun sa isang national treasure. Para sa akin, hindi dapat maging dahilan yon. Diba? Kasi pagka ganun ang ganun, mangyayari, gagawa ang kahit sino ng hindi tama, tapos na magiging reasoning ay, pagka tinanggal namin yan, mawawala ng trabaho. Ay, wala na, labo-labo na tayo. Ngayon, hindi lang si Ann ang nag-comment. Ito, taga Bohol. Jano Gibbs, then nasa na? Ay, inalis si Jano. Ito yung Miss Bohol, taga Bohol na beauty queen. Oo, si Ania Somalian sa Miss Universe Philippines. The Chocolate Hills are part of every Bulanon. It's part of the land, part of the soul of our island. Now more than ever, we face the challenge of balancing progress with the protection and preservation of natural landmarks. We all must play a part, big or small, to regenerate our earth so it may regenerate us too. May we never forget about the beautiful land given by God. Hatag ni Bathala. Sabi ni Pauline, na hindi ko kayang i-pronounce ang surname, sorry. O yan yung kay Jano Gibbs naman. Si Jano nga, diretsuhan na. Boy na ang Chocolate Hill. Uh-huh. Then, angry emoji. Tapos si Dennis Padilla. Grabe. Talaga? Okay sa governor at mayor yan. Actually, dyan talaga din ako napaisip. Diba? Kagaya nga ng usap na ang tagal eh. Ang tagal ito ginagawa. Hindi naman ito yung tipo. Oh, hindi yung overnight, ano? Lang ng overnight. Diba? Kasi maintindihan mo yun, hindi nila napansin na may ginagawa sa Chocolate Hills. Tapos ngayon, pero ngayon may mga nag-react na, ngayon lang sila action. Spekulasyon nga, sabi nga, sisimula yan sa baba, bago yan may tayo. Correct. Diba? Kaya tignan mo naman. Oh, may giant slide, tapos ang laki-laki ng swimming pool. Kanya-kanyang iwasan, parang guhugas ng gugas bigas sa public. Para Poncio Pilato ang dating. Tsaka major kami mga cottage eh. May nakita akong video na nagliliquit sila, tapos sinasara na nga dahil pinatitigil na sila. So pinatigil may mga cottage. Na. So ibig sabihin may mga tulugan pa. Eh hindi lang yan ano, pala yung, hindi lang yan ang resort na may-ari ng sa Bohol, meron pa pala siyang resort na iba. O di sana sa iba na lang siya nagtayo pa. Eh, hindi close pala na. Natin. Kailan mo naman. Ilang taon na rin niya talaga operate to. Bakit? Ah, talaga? Oo. Porkit ngayon lang may nag-react. Tsaka lang nilabas yung memorandum for taon, closure. Pero matagal-tagal na rin daw. Ah, talaga. Pero ngayon, ang latest, bago ko pumunta dito, nabasa ko, parang sinara na nga. Pinasara na. Dapat. Tsaka dapat, ibalik, hindi pa nila ibabalik sa dati yan. Yun nga ang tanong ko ngayon pala. Oo. Tatapalan na lang. Ngayon na, ito na. Kasi ano yan? Buta? Diretsuhan, eyesore pa rin Lagyan ng tarpaulin? Gano'n? Eyesore pa rin siya, di ba? Lagyan ng tent. Anong gagawin? Pinasara. Then what will happen? What's next? Naisip nilang gawin yan, dapat isipin din nila kung paano nila alisin. dapat meron talagang gagawin dyan. Kasi kung ganyan din yan, lalong papangit yan. Correct. Dahil unang-una, hindi na siya tinatao, hindi na siya na-maintain. Magiging parang ano na yung abandoned resort. Oh. So another tourist attraction, abandoned. Baka maging ano na yan. haunted resort. Dahil dyan. Ito nga sabi ni Cold Mountain, parang katulad lang ng building na photobomber sa monumento ni Jose Rizal sa Luneta. Kaloka naman yan. Meron yung nasa likod. Sa likod. Sa monument, di ba? Sa Luneta Park. Yeah. Oy, hello naman sa ating 1,000 live viewers. 1.1! Ah, 1.1. Ang bilis. Tingin, kakatingin ko palang 1,000 yung kay Rose. Bilang ping, nag 1,100. Maraming salamat po sa inyo. I-like and paki-share po ang ating live. Nasa YouTube po tayo, tsaka Facebook. At mag-subscribe sa ating channel. Ayan.
Okay, mga Martes, yan po ating Chick of the Week brought to you by Amigo Segurado! O, kulang pa ba ang mga pabao naming chika para sa inyo? Pues, we got you! Simula ngayon, pwedeng-pwede na kayo mag-enroll ng membership sa aming channel bilang mga certified Marites. Magkakaroon kayo ng access sa mga badge at emoji for as low as 99 pesos. Kung gusto niyo naman na exclusive at early access sa aming mga content, pwedeng-pwede rin bilang mga Dean's Listers. Kaya ano pang hinihintay ninyo, mga kamariten? Mag-avail na kayo! Go, Marites! Ito, pasalanta muna natin si Jenna Lynn B. 935.90. Kung ano man yun. Counts ba yun? Ano yun? Hello pa, mga kamarites. Pero nakutigrasya. Nakabot din sa live. Shalom po from Israel. Israel. Kung hati-bati lang po sa anak ko ng happy 14th birthday, Kian. Salamat po. Happy birthday, Kian. Happy birthday, Kian. Happy birthday. Okay, di ba? So, tuloy-tuloy na ba tayo? Batian ba to? Hindi pa. Batian pa. Oh, yeah. Ah, batian pa. Nako! Wait, teka lang. I have to check. One, two. Tama, batian pa. Oh, di ba? Okay, galing. Okay. We should follow. I know, right? Yes, you're right. We should follow. Yes, let's be obedient soldiers. Yes, obedient talents. Batian na nga natin itong si Bobby Edward. At ilan na ang kanyang comment. Good morning. Sige, sige. Good morning, good morning. Hindi ko nasan man siya. Pa-attendance, mga sis. Kawai. San yan? Mabasa. Kayo pala. Kayo ang pinapanood ko this morning. Well, masarap kasabay ng breakfast. Watching from Chicago. Illinois. Arts of our beautiful life. Mr. Fu, ang sarap mo tumawa. Ay, nako, iba pang may masarap. Charot lang! Nako, nawala tuloy ako. Papa June, love the way you make taray effect. Mama Rose, I love your OOTD. Greetings from Dubai. Oh, hello naman sa'yo. Arts of our beautiful life. Ito si Tofeta, yan. Boss Jen yan. Ayop. Nanonood sa atin. Sino pa? Si Veronica Aliado. Hello, good evening, Marites University. Hello naman po sa inyo. Cold Mountain. Naku, ako pa talaga magbabasa nito. Ang cute ni Mr. Fu. Baby face. Okay. Thank you po. Sorry kasi hindi namin nalalaman. Kasi kung ano lang tumapat sa mata namin, yun yung nababasa. Baka sabihin nyo na self-serving. Anyway, thank you po. Actually, totoo din naman. Hindi, kasi nga mabili, si Rose nga po, malaki yung kanyang font. Pero hirap naman ako. Oh, pero. Ang dami-dami na yung si Cold Mountain nagpa-kulay. Ay, oo. Siya yung sabi na kayo, Sir Rizal. May $4.99 siya. Tapos correct. Aki. Cecilia Ryder from Perth, Australia. Hello. Oh. Tapos si Aki, yes. CHF2. Ano to? Swiss franc. Watching from Bern, Switzerland. Mag-like din kayo dito. Ay, mag-like dito. Ay, Marites University goes to where? Switzerland. Saan? Switzerland. Ay, ang taray. I love Swiss chocolate. Malay mo naman. Hinalangat. Ano yung tumutugtog? Sometimes manifesting, no? Di mo masabi. No, doesn't follow. Grabe. Malay mo naman. Danitia Karaska. Canadian, $6.99. Hindi exciting on Monday and Thursday. Pag wala Marites University, hello sa iyo, Dean, Rose, Mr. Poo, watching from Winnipeg. Hello! Hello, Dad. Marites University goes to Winnipeg! Basta ang roommate ko, sorry ha. Dapat sino? Si Sean, tsaka si Robert. Ako, I hate roommate. Ay, oh, gusto mo solo room? Solo? Kami one queen bed. Because I'm a queen. Charo! Parang bet ko di mag-solo. Ay, pati si Andrew, si Ambit solo din. So ako lang may roommates. Ay, alam ko na intrigue na sila kay Sean sa kay Robert. Ah, talaga. Eh, dahil dyan si Jego na lang ipakita natin. Na-intrigue na sila kay Sean at saka kay Robert. Pero ano pakita natin? Si Jego. Alam mo na kaibigan ko. Tanggal umay. Kay Tofeta, etc. More power, Marites University. President Tofet. Watching from Pagsinag Place, Naik, Cavite, ang Osa! Grabe si Roxy Petson! Fairness kay Roxy, oh! Nagpakulay po siya ulit na
2.49 euro. Sabi niya, watching from Germany. Hello, Roxy. Thank you sa'yo. Germany siya, no? Yeah, to. Marites University goes to Germany! Worldwide na tayo. Grabe. In fairness. Oh, sige. Ito kay Katsun, si Mr. Junardo ang kapeng mainit, si Mr. Po ang pandesal, at si Rose ang peanut butter. Ang sarap ng agahan from Chula Vista, California. Ang sarap ng agahan ko. Alam, iba'y naisip ko sa peanut butter. Pero gusto ko yung peanut butter. Alam mo, mas gusto ko peanut butter yung local. Yung mamantika. Sorry sa imported kasi masyado siyang creamy. Mas gusto ko yung mamantikang peanut butter. Pero may iba ko naisip sa peanut butter. Game. Nung sumasagot si Robert the Editor, sa tabi tayo matulog, Mr. Fu. Ay! Ayan na. Alika na. I have to go. May go out? Ni Josephine Onopre, Mr. Po, galing ka talaga mag-home. Ay, salamat naman po. Oo, thank you po. Totoo yan, thank you ako. Okay, may gusto nang bumili ng I want to buy university mug from LC. Oo nga. LC, JC. Pwede, maghintay po kayo. Inaayos pa po namin. Soon, maglalabas kami na. Diba? Ang taray. Magkakaroon tayo ng merch. Actually, may pasabog pa po ang Marites University. Pero hintayin nyo po yan. Hindi pa po kami pwede magsalita. Hindi ko alam yan. Hindi nyo alam. Pwede malalaman nyo rin. Pag hindi nyo nalaman, ibig sabihin hindi na sumabog. Ay, may nagbabuzzer. Oo. Inahanap ko ito rin. May pagsabog na gagawin. Si Roxy, Lily's peanut butter ka rin. Ay, masarap naman siya. Yan ang gusto ko. Si Lily's peanut butter. Promise. Baka naman. Sabi ni Cold Mountain. Sana. Ako din, ayoko ng peanut butter dito, hindi oily. Nakakamiss ang Lilis at Ludit. Naku ha, free, ano na tayo? Baka naman Lilis at Ludit. Baka pwede naman namin ikabit din dito yung mga Lilis peanut butter. At saka Ludis peanut butter. Tapos Ludit, kung sino man peanut butter. Ano ba ito? Peanut butter. Nagagalit si Diego. Masarap siya, no? Peanut butter siya ba ito? Huwag ko daw ilagay dito yung mag. Ay, baka kasi tumapon. Baka siya tumatapon daw. Ang gulo-gulo mo kasi. Kasi ito na naikot. Tapos, alam mo, hindi ka nagbabasa ka, magtutumbahan naman. Basa na dito, tapos basa na rin dito. Ang galaw-galaw mo. Sobra mo na hindi. Ano ba ba ginibigyan talaga ako? Pag minibigyan talaga ako na upuan na umiikot, pati ako umiikot. O, tignan mo na. Sobra mo na enjoy ang swivel chair na to. First time ba? O, ewan ko ba? Sa bahay kasi namin, puro kahoy lang. Ito malambot. Ito na natin. Ito na natin tumanan. Ito na nga, nagkakalat na ako. It's showtime nga ba ang papalit sa tahanang pinamakasaya? Si Vice Ganda may pahiwatig, PhD. Take it away. Diba? Ayun. Sabi kasi ni Vice Ganda sa isang nakita ko yan. Ano sabi niya? Parang may nabalitaan daw siya sa management. Parang ganyan. Beautiful. Coming, something like that. So syempre na-connect the dots agad ng mga netizens at mga viewers. Ayun na raw yung pagpapalit nila sa tahanan pinakamasaya. Pero eto na nga mga Kamarites. Although syempre ang lahat ng ito ay hindi pa naman confirm at hindi pa talaga natin nakikita. Kasi nung day na nawala yung tahanan pinakamasaya, ang nabalitaan ko parang magkakaroon ng noontime show na network. So ibig sabihin GMA ang magpo-produce. May mga nasagap na nga ako kung sino yung mga if ever mga hosts. Ah, talaga? Yeah. Tapos eto na, 'di ba? Medyo natahimik. Ang mga pinapalabas ngayong tuwing noon time ay mga Pinoy hits na mga movies. So nangamusta na naman ako at may nabalitaan ako na di umano malaki daw ang posibilidad na ang papalit na sa tahanang pinakamasaya ay ang It's Showtime. Kung matatandaan ninyo, nung pumasok ang It's Showtime sa GTV, nagkaroon na ng ganyan tsuri. May ganyan alingas-ngas. May ganyan ang tsuri talaga kasi alam nga na ang tape ay hanggang December 2024 lang. Ang kontrata nila. Pero syempre, kung wala siguro nangyaring problema, pwedeng magre-renew naman at dire-diretso. Correct. Pero may mga tsuri na noon na nako, baka sa GTV muna, then eventually, papasok na sa GMA.
yung It's Showtime. So, ito po ay nabalitaan ko lang, hindi pa rin tayo, wala pa nagkukumpirma kung totoo nga. So, di ko alam how you will see it, kayong dalawa. Sana may isa pang show. Sana may isa pang show para mas actually, marami. Actually, ako din. Diba? Kasi okay na rin eh, yung It's Showtime, nakapanood sa GTV, sa mga online channel ng ABS-CBN. Then, ang ganda sana na may isa pang show for GMA naman, ang isa pa rin magbe-benefit doon, yung mga talent naman ng GMA. Oo, correct. Kasi magkakaroon ng additional show. Inisip ko ka, what if sila pa din, tapos palitan lang yung title, tapos GMA na yung produce, hindi na tape. Pwede naman yun, di ba? Sila grupo pa din. Kasi puro mga taga-GMA naman. Di ba? Most of them. Oh yeah, halos GMA naman. Oh, di ba? So, kumbaga parang nag-reformat lang sila, tapos rin, ano? Nag-ibang producer. Kumbaga GMA na ang producer dahil sila na yung... Pero ito naman naisip ko din. Nalaman ko na may posibilidad na ang It's Showtime ang pumuwesto dun sa noontime show na nabakante. Siguro baka iniisip ng GMA less na ng preparation, less gastos. Walang gastos. Less hassle sa kanila. Walang gastos. Oh, totoo. Oh. Kasi kung sila yung magpo-produce, medyo malaking challenge sa kanila yan eh. Okay. Tapos aminin na natin, ang mga noontime show na bago din, parang ano yan, parang nasa limbo. Kasi hindi ka sure kung mahirap talaga. Maglalas din ba siya, kagaya ng Itbulaga, kagaya ng Showtime, in a way. Yung It's Showtime naman, bago nangyari yan, ilang palit din ng mga noontime show. So, baka nandun sila. Baka lang ha. Baka nasa ganung mindset din ng GMA Network. Ano? Kasi ang dami naman nilang... Ang dami naman nilang network produce talaga. Pero sana may isa pa. Agree din ako sa'yo. Para may para 'di ba mas maraming may trabaho. At magulat kayo kung magkaroon ng variety version ng Marites University. Why not? Sasayaw diba? si Nicola, si Gracia, si Yanni, si Jego. Diba? Lagi sila nanonood ng mga K-pop. Gusto nyo ba? Hindi ko sure. Grabe, hindi ko sure. Hindi. Showtime doon sa GMA, tayo doon sa GNTV. Pwede rin naman. Hindi naman ako tatanggi. May pag-ganon. Diba? Anong title? Marites University. City, the variety show! Bago! Sasabihin ko sana Marites University live. Live naman talaga tayo. So dapat medyo... Kesa naman, Marites University dead. Alive and kicking! Alive and kicking! So imaginein mo si Rose may dance number. May lifting. Opening number tayo, tatlo, diba? Nililift natin si Rose. Parang naalala ko doon yung Tonight with Dick and Carl. Yung mga ganyan. Lovely. Kaso nakatanga ka doon. Kasi ano ba to? Carmi Martin, ano nakatanga to? Ano to? We're going to the dogs! yun na. Pero abangan po natin kasi tingin ko after Holy Week yan tayo magkakaalaman ng mga pagbabago. Ayan, tapos Alma Forte ay isang certified Marites. Hello! Member na siya for 1 month. Yes. Thank you, Alma Marites, certified. Si CML 2412, nagpakulay siya ng $4.99. Sabi niya, late na ako for work, but dapat mag-attendance muna sa Marites University. Yes. When ang balik ni Sir Ambet, I cannot wait to see the chemistry ninyo na apat. IT? Mabalik na siya, di ba? Next week or next week. Parang nag-enjoy pa siya sa kanyang bakasyon. Basta ngayon pong March. Hindi tayo sure. Baka mamaya, Baka may mahanaro siya bumalik. Wala akong Marites. Meron ba? Meron tayong lenten present. Parang Itbulaga, yung may ating-ating. Di ba malang nabigyan ng script? May mga iyak-iyak. Naku, alam mo, kaya kung di ako nag-artista, kasi yung concern ko, hindi ko kayang umiyak on cue. Ang kaya bilib na bilib ako sa mga artista. Take it from us. Yung mga marunong on cue na umiiyak, hindi ko yung kaya. Hindi ko kinaya to. Iba-iba na yung tago na career. Sample daw, Din. Paano daw yung umiiyak on cue? Tapos ang camera mo dito sa right. So ang tier mo dito lang sa right. Habay muna. Naliwaan.
Ay, sabi nga niya, diba? Magbigay siya. Oh, yun na, next! Ano na nangyayari? Next ano? Item, Mr. Poo. Tayo? Ako ba yun? Na, Mr. Poo, SB19, umuusok sa galit sa isang FB page na naglabas ng video at sinabing satanic ang SB19. Correct. Yeah. Galit na galit sa ano yan, sa isang page. Ito yung page. Tapos, pinaratangan nga niya na satanic itong SB19. Grabe, particularly, yung kantang Gento. Gento. Yun ang sinabi na parang... Paano yun? Naku, hindi ko kaya isayaw. Pag sana pala nirehearse ko. Dumaganong-ganon. Tsaka may pag-ganong-ganon. Wow! May gumaganong-ganon. Hindi ka ba nakapag-rehearse? Hindi pa ako nakapag-rehearse. Pero iniintay ko na mabuto na ako. Wala, nakabuto na ba ako? Hindi. Sige, sige. Anyway, so nagalit yung mga fans. Tapos nag-comment si Josh Colin Santos. Nag-comment siya doon sa video. Hindi ko alam kung saan, kasi parang screenshot lang eh. Pero ito raw ang comment ni Josh Colin Santos na nire-tweet nung mga fans. Sabi, kano ba kitaan ni brother sa mga ganitong defamation videos? So, ibig sabihin, parang ano, pati si yung grupo ng SB19, hindi natutuwa sa ganung paratang. Siyempre naman. Kasi parang binigyan ng kulay yung sinabing, wala raw sa plano yung Gento, para naisip lang na nila. Tapos sinabi ng video, ay, ano yan, hindi yan totoo. Inalay nila yan kay, ano, sa Devi. Grabe. Diba? May ganon. Kaloka naman. Kaloka ka, diba? O tapos, sabi ng mga fans, naku, huwag niyong palagpasin yan. Dapat idemanda niyo yung ano, nag-post ng video kasi nga hindi siya nararapat at hindi siya magandang biro, kung biro man yon. So, yon. Tsaka si Josh Colin Santos nga yung nag-comment. Kaya lalong nag-react yung mga fans at gusto nga nilang ipatumba, hindi, ipaano tong video. At tsaka magreklamo sila yung SB19. O, diba? Ang daming fans. Ang tawag sa mga fans ay Atin, diba? Atin. Oh. Pero ang nakalagay dun sa page 18. Na FB to, no? 18? 18, sorry. Facebook page to, tama? Facebook page niya. Follow Jesus Ministry. So, parang it's a religion. Hindi ko, well, yung pangalan ng page is medyo religious. Pero hindi ko alam yung content ng buong page. Pero hindi din tayo sure kung... Kung totoo ang religious. Legit ba talaga to? Baka naman gawa lang na isang tao, tapos ginamit niya lang yung ganong title. So, but anyway, kasi parang ano naman, walang basihan yun. Tsaka... Marami naman siyang binanggit, pero kasi ang uuna niyang binanggit sa video ay yung SB19. So yung mga 18, tama? Mga 18 ay nagagalit. Ano, lalo na nung nakita nila nag-react na yung isa sa mga miyembro. Lalo silang ano, nabuhayan na, tingnan mo, hindi nila nagugustuhan yung video, demanda niyo yan. Yan ang sabi ng mga fans. Malinaman, baka hindi nila alam ang meaning ng Gento. Hindi ko lang alam. Ang meaning ng Gento ay... Ginto, di ba? Ginto, di ba? Parang kasi ganito. Tama ba? Ginto? Ganto, parang ganito. Ganito, or ganito. But anyway, there are songs na wala naman talagang meaning or walang masaya lang pakinggan. Di ba minsan may mga songs na kinocoin mo lang yung term pero wala ka lang, wala lang. Or lack of. Lack of anything to think about. Pero hindi ah, yung Gento, ang grabe din yung naabot. Oo, yan, oh. Yan, hindi lang siya locally, internationally, ang daming ding... Ang dami na pumure, ang daming... Tsaka, ang daming... Nakipag-collab. Yung, alam mo yung... Naka maraming viral videos yan. Exactly. Dahil yung sayaw yun niyan. Oo. Talagang ginagawa ng kahit mga celebrities, ginagawa yan. Yun. So, ito sabi nga ni AG, Gento is like this or gold. Slang sa Cavite yan. Ah, okay. Ah, Gento. Thank you, Jen. Thank you sa pagbigay ng information. Patayin ko na rin to bilang nag-comment siya dito sa ating ganito, item. Sabi ni Glenn Barbado, hindi talaga makakalampas sa 18 ang ganyan. Tama. Dahil we know for a fact how the boys guided with their parents at pinaparinig nila yan sa mga magulang nila bago i-release. Lalo na si Pablo. Mm. So ang Gento daw is a wordplay nga na sa ganito or ginto. Diba? Hard work din daw, sabi ni Gracia. Ni Yanni, yun. So, anyway. Si Yanni ba yung nagsalita? Sorry. Nicole. Ah, sino? Ang dami yung mga ano, yung mga... Naku, hindi kaya ito yung mga devil? Alam nyo, ano, kahit naman siguro ako,
ang FB19 mismo, I will react. Diba? Iko-correct ko to, tatama ko to, kasi that's below the belt na. Oh. Parang yun na yung pinaka-ultimate, eh, na sabihin mo na satanic, ano ka. Tsaka inaalay mo sa devil yung iyong awitin. Or sobra kumuha na. Ka ng lakas sa devil para ma-produce mo yung kanta. Grabe saan ang galing? Grabe, oh, grabe naman kayo. Grabe naman. Eh tayo, basan ba natin kinuha? Ang alin? Ito, ito mga pinagagagawa natin. Hindi ganda? Pwede na. Pwede na. Ito, medali from Abe Fam. Favorite currency of Mr. Fu. Ang galing mo ba? Oh, yes. 320 yen. Ay. Salamat po. Sabi niya. Napaka-perfect po ng karakter niyo. Na kumpleto. Wow. Oh. Tayo na yung perfect. Oh, grabe. Grabe. After ng ano, discussion on devil, tayo na. Iba rin naman. Ay, ang gulo-gulo ko talaga sa set. Muntik ka na, alam mo. Alam nyo. Alam mo talaga. Muntik, eto na yung tumapo. Alam nyo, mapalitan nyo na ito. Ang laki. Atras niya ako? Ano ba to? Yung upuan ni Mr. Fu, pakilagyan niyo ano. Pakilagyan niyo ano, masking tape to? Ay, baka ako ganun ng ganun. Ay, ano ba, mighty man yata ang kailangan? Oh, anyway. Oh. Nako, na ang galing din June, ha? Alam niya na bati na agad. Diba? Kaya sabi ko, ba't mo bati na si June? Ay, nakalagay pala bati na. Pati unfortunate. Oh, diba? Kaya, galing. Let's go! Diba? Oh, go. Napapailing si Diego. Bakit ko doon in-explode? Ay, namatay na yung telepono ko. Nako! 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 Wala na? Mo ba? Hindi ko na wala na akong mabasa. Nako, sinagutayin ka ni Diego. Eto na, basahin na natin para hindi matagal. Sige, basahin nyo na. Si Exploit and Travel. Oh, anong mga sabi? Entitled para manira na mga tao, ano? Sabi niya gano'n. Oh. Sabi ni Anna Lizelle, good morning, night. Watching from Calgary, Alberta, Canada. Yes, nakaabot ako sa live. Love, Dean June, may sungit factor. Si PhD, super ganda ng outfit po. Ay, thank you po. And Mr. Poo, napaka-funny. Oh, nasabotay ako rin sa yun na, yes. Si Mina Yore. Maghirap ka muna ng phone. Oh. Ano pa kaya pag kumpleto na kayong apat? Inaabangan din namin yan. Ah, si, ano to? Blue333, good evening. Gorgeous Marites. Wow, love this thanks. Channel. Walang nega. Oh, wow. Thank you naman. Oh, si Jean Feliciano, dapat may sariling noontime show ang GMA. Aalis din yung show time kapag nagkaroon uli sila ng franchise. Sabi? Kung magkakaroon. Ito sabi ni... Hindi sila, nga pala, hindi daw sila nag-request. Ah, hindi na sila nag-request. Oh, so. Si Jing Feliciano, ipako nyo nga yung chair ni Mr. Poo para di gumalaw ha. Uy, parang hindi naman niya yung nakalagay. Nakalagay siya! Ah, nakalagay ba? Ay, meron ka siya! Ang tari, nakahiram ka ng phone! Kanya ba to? Kanya ni Diego, kay Diego. Di ba dumarating yung phone, iPhone 17? Tignan mo yung mga pictures sa phone. Sabi ni Debbie, parang kitikiti. Mr. Poo, sabi ni Debbie, parang kitikiti si Mr. Poo. Oo. Di ba, ikot ako na ikot. Oo, nakakayaho. Parang hindi siya. Hindi. Ganito, June. I-off mo yung YouTube, tapos punta ka doon sa photos. Tignan mo yung mga videos. Hindi, ay, joke okay. Lang! Kaya nga ako, hindi niya alam pa. Hindi niya alam yan. Wala mo alam dyan. Pero, sobra siya kinabahan ah. Oh, baka may scandal. Ano to? Oh. Tsaka malalaman niyo yung mga pinapanood niya. Grabe ha. Naku, baka naman. Ako yung Marietta Green, kakalawa kayong tatlo. Watching from Minnesota, USA. Yeah. Oh, si Gigi Watchster. Hi, 18 from Switzerland. Yes. Thank you so much. Si Mr. Fu. Sabi ni Exploit and Travel, Mr. Fu, next time nakaposes ka na para hindi ka nagalaw ng galaw. Tama! Ako, sabi ni Cold Mountain, Dean June, bili na ng bagong phone galing sa mga pakulay. Joke lang. Wala nga eh. Napirap na sa buhay eh. Talaga na. Baka sa susunod, hindi ka na iPhone 15! Oh, diba? Yun na yung bibigay. From the pakulay. Nakakatawa to. Sabi ni Beehive, dati, pang university, ang setting. Ngayon? Ngayon, pang preschool naman. Ay, ito, akin. Kasi nga, siguro, kasi mga bata po kami. Charo. Bata pa! Ano ba yan? Gumagapang ba ako kailangan? Mga baby po kami. Gumagapang ako. Ay, gumagapang ka ba? Ano ba yan? Ako nang gagapang ako. Ang nangyari dito? Ano ba yung wala na akong telepono? Ayan na yung gamitin mong phone. Oh, go. Next, si Tita 123. Ay, ay na yun. Meron pa kayang
pa-jacket if ever. Bakit nagpa-jacket ba kayo, Daddy? La Palma. Sabi ni Tita 123 nga, ako din if ever may mag-buy ako niyan. May 123. May 123 ako na ba? Saan na ba yung sa anak kong si Sean? Ano? Oo. Ha? Huh? Anak mong si Sean? Anak ni si Sean, si 123. Tita 123 yan, di ba? Nanay niya yan? Parang ganun. Ah? Nako, sabi ni Evangeline. Sabi ni Evangeline Lazaro. Oh. Hi sa inyong tatlo. Watching from... Ay, nawala. Qatar. Qatar. Nawala siya. Na-miss ko. Tatarayin ni Jean. Please bring back the real Dean Junardo. Oh, oh, Hindi ako mataray. Kung kayo... It's getting to me. Hindi, ito pa. April Malyari. Gusto ko talaga ng t-shirt niya with Dean's face. Wow! Wow! Ibang level! Oh, baka ikaw nang papalit dito sa logo na to. Festlock mo na. Yan, ang babae na to. Marites University. Ang taray mo din. Oh, well, that's a price I have to pay. Bakit kaya? Bakit ang title na title eh? Hindi kaya ito yung nagpaalak mo sa SD19? Hindi ka dito nagbana? Ay, alam mo na. Teka lang, bakit dalawa yung lapel ko? Dalawa talaga. Ano, para sa ano yung isa? Para the override. Kala ko kung ano yung mga pinasok sa likod ko ni Sean. Ano ka ba? Nagulat ako. Amateur ka lang ba? Sabi ko, bakit? Usually isa lang. Bakit dalawa yung nakaka? Gulat ka talaga dito sa baba. Oo. Tapos hindi ko natatanggal yung lapel ko. Ano ba yan, Sean? Shut up. Anyway. Sige. Oh, sige ba magalit? Pagalitan na tayo. Dali. Oo nga. Ito na. Ayan, kinakabit ko na po. Sikayin muna tayo. Julian San Jose. Muling nag-renew ng network contract sa GMA. PhD. 18 years na pala si Julian San Jose bilang kapuso. Taray! Siya, kumbaga siya, isa siya sa mga loyal kapuso talaga simula nung nag-start siya. Yan. So, kaka-renew lang niya ng another contract kahapon. March March 13. Mm-hmm. So, isa na naman pong certified kapuso si Julian at sabi-sabing Julian San Jose. Julian Santos. My job. Okay, ayan. So, okay. At isa nga sa mga gagawin na niya, yung Sparkle Tour sa Canada. Kung saan, ang buong ganun. Kasama niya Sparkle 10. Hindi. Sparkle Tour lang to. In Canada. Ang kasama nila, sila mga love team. Kasama siyempre ni Julie. Si ano ba? Si Rayburn Crew. Nanyowa niya. Si Barbie Portesa at saka si hindi niya nyowa. Hindi Imperial, ha? Si David. Hindi Imperial. Mm-hmm. Hindi. Barbie Portesa, diba? Na si David. Ang Malbis. Grabe yung Al Malbis. Pinalang gitara. Ruru Madrid at saka si Bianca Umali. Nalala ko si Ruru Madrid. Crush ko yan eh. Ayun na. Ilang beses na nangako yan. Uy, Ruru Madrid, mag-guess ka nga dito. Mag-guess yan. Hanggang umaga, magkasama tayo nung nakarap. Nung pumunta yata sa Madrid, Spain. Hindi rito, nagahanap na Marites University doon. Saan? Sa Madrid, Spain. Sa Spain. O, MU goes to Madrid. Correct. 1, 2, 3. Marites University goes to Madrid! Because of Ruru Madrid! At syempre, binabati natin si Nonsense Channel na Certified Marites. Hello naman! Bongga, hello. Sabi ni The Nonsense Channel, Mr. Poo, parang kitikiti, pero super love ko ang kakulitan. Ay, oo nga. Pinaglihi po ako. Actually, may kitikiti po sa upo ka. Charo. Dahil dyan, Barbie Almalbis. O, oh, diba? Barbie Almalbis niya? Meron nga na. Uy, may nagpakulay! Ay, sino naman? Si Maria Wheeler ng $4.99. Ay, bago yata ito. Thank you po, Maria Wheeler. Thank you. Parang ano? Parang bago to. So, welcome. Welcome to the Bakulay Club. Eto na. Sabi ni Bling Bling, nakahabol ako sa Marites. I have 3 accounts po. At all po ay subscribed dito. Wow! Mali tayo, tumalun tayo, pabalibaliktad tayo. Ay, ewan ko, baka din. Oo nga. Diba? Dapat hindi bakit ganyan. Bakit sabi ni Debbie, iniintay ko na bumagsak yung wall sa likod mo, Mr. Poo. May nagpakulay na naman! Idiot!
Galit na galit na yung nagbabuzzer na narinig niya ba? Bian De La Torre na 249 pesos. Chila na ng tao. Sabi ni Bian, para sa is the price, I have to pay ni Dean. Ay, grabe. Am I worth that? Sabi mo nga kanina, ano ka, di ba? Ang sabi niya, naloka tayo. Ano yun? Ano the feeling entitled talaga. Just ko I name Me, Myself, and I. Oh, Me, Myself, and okay. I. Okay. Ano na lang susunod? Sumisigaw na si Diego. Oo, nga ito na. Kasi balik-balik tayo eh. Tsaka mukhang babutuhin tayo yung Tumblr. Oo, di ba? Ano na? Abangan ano na? Congratulations yung... ba kay Julianne? Julianne. Ay, Julianne! Para nakalimut. Iniisip ko, ano ba yung natin item? Sabi ko, ano nga yung maglingon kong gano'n? Ay, Julianne nga pala. Ay, congratulations! Congrats, Julie! 18 years sa GMA. Go! Okay, next! Ito pa. Ito may nilabalita. Cruz, nag-resign na sa FDCP, yung pong Film Development Council of the Philippines. Direct Joey Reyes nga ba ang papalit? Pero hindi ko nasabi ha, kung ano yung reason ng resignation. Personal lang. Ang sinabi lang na rason, personal. So, pero yung pag sinabi natin yata, parang babalik sa pag-acting yata. Oo, magiging busy naman din. Hindi, pero hindi naman. Pero nag-ano naman siya. Hindi naman niya kinalimutan. Kasi... Ah, medyo nababawasan siguro yung oras. Oo, siya nababawasan. So. Di ba yung huli nga niya yung Royal Blood na nasa Netflix na sa March 15. So, bukas! Bukas, diba? Kumbaga, kasi parang personal reason. So, well, pag sinabi mo personal reason, hindi mo na pwede ungkatin pa unless i-volunteer niya sabihin kung anong dahilan. Tapos, syempre, bilang isa sa aktibong consultant ng FDCP, ay si Direk Joey Reyes, parang siya yung naiisip na papalit. Pero pag tinanong mo naman si Direk Joey Reyes, wala naman siyang sinasabi kung siya. Sure ka? Tinanong mo? Oo. Close sila ni Direk Joey. Kaya nga, diba? Tinanong ko. Tanong mo dapat sa akin, sure ka? Hindi niya sinabi. Yun na nga. Actually, 3 weeks ago ko pa alam yan. Hindi na nga, ha? Si Direk Joey. Hindi, wala pa. Kasi kailangan nintayin yung appointment. Hindi pa nga, sure. Although, ang in-appoint ngayon na OIC ay si Madam Rica Arevalo. Tama, kilala ni Gracia. Oo. Kasi isa din siya sa members ng FDCP. Pero ang malakas na pangalan, si Direk Joey Reyes. Kasi si Direk Joey talaga, yung kasi ang tawag sa kanya, technical consultant eh. So, lahat ng mga biyahe ng FDCP na para ipakilala at ibenta ang Philippine movie industry, si Direk Joey yung nangungunang umaalis at pumupunta. At siya yung may mga programs doon. Kaya siguro nung nag-resign si Sir Tirso, parang naisip na siya yung naisip. Pero as of now, ang OIC, si Madam Rica, pero wala pa naman kasing appointment yung Malacanya kung sino. Matunog lang yung pangalan ni Direk Joey. Naiintindihan ka namin. Ite-text ko na lang sa inyo yung tunay na dialogue. Ayun na, sige nga. Charot lang. So talagang si... ang Malacanang ang mag-appoint. Hindi ito under po pwedeng non. Parang... Yung nag-resign na mag-appoint, parang hindi. Hindi naman. Kumbaga, choice na rin din ang FDI. Ayun sila, hindi. Ang parang yung OIC, sila ata muna yung pumili, yung board. Pero yung mismong magiging head from Malacanang. Yun. Parang ano to, MTRCB, no? Correct. Oh. So, abangan na lang natin kung sino. Under the president kasi. Correct. Pwede naman natin i-guess si Direk Joey. Pwede. Bakit hindi? Marami yung chika yan. Naku, totoo. At bago natin tapusin itong ating isang linggon chismis, ngayong oras po na to, actually kanina pa nagsimula na ang Star Magic Prom. May ball ba? Basta Star Magic Prom. Okay. So, nandiyan nakita ko na... sa video, naka-live naman yata sila ngayon. Nandiyan sila Alexa Ilacan, si yung KD Lex, of course, si KD Estrada. Tapos, ang bumobonggang love team nina Anthony Jennings and Maurice Racal. Oo, nakita ko. Naku, di ako magkataka kung yung mga yan ang magiging mga star of the night o kung ano-ano. Ang sexy ni Maurice Racal, kaya nga eh. Naka parang mid-rib yung outfit na blue, tas ano. Sexy niya, no? Nandiyan din naman. Buti hindi nagsiselos si ano, no? Si Rico Blanco. Dahil... Nagsiselos nga lang. Ah, nagsiselos ba? Sabi. Sanabi? Sabi ng mga fans. Oh, talaga? Kasi parang, di ba... Paniwala intel ka kayo.
May pagka-plastic din yung ha? Talaga? Hindi nga, di ba? Kasi di ba, very successful yung team up nilang dalawa. Ni Anthony Jen. Successful ba? Ha? Successful. Successful. Oo. Oh, oh, yes. Ang tatanong lang naman ako. Successful. Ano naman kayo? Sige. Maraming naaayon sa kanila. Kaya nga, hindi talaga pwedeng tanggalin yung mga eksena nila sa Can't Buy Me Love. Wow. Di ba parang naging, na ano pa yan, na issue pa na parang mas sila na yung pinapanood? May ganun. Di ba? No. Kesa dun sa mga tunay na bida. May intriga dun sa Don Bell. Ang bato, hindi parang hindi pa nagsisimula. Pero syempre, Don Bell pa rin ang Can't Buy Me Love. Sila bida, no? Siyempre. Ano yan? Nag-add sila ng ano, different flavor. Parang hindi pa nagsisimula dito sa ano ko. Ay, yung alin? Yung ano, parang tasyon ba yun? Hindi. Patapos na tayo, parang gisimula. Saan pabili yung cellphone? Naku, bakit sa iba na lumalabas sa phone ni Jego? Dalawa. Ibang video na. Video na. Ha? Okay. Ay, may tanong si Tita. 1, 2, 3. Wala nang batean na. Hello, ask ko lang, kailan pa po kaya ang P-pop guest nyo? Sino ba? Oh. Nanay daw ni Sean yan. Sino? Si Tita 1, 2, 3? Hindi. Tita 1, 2, 3. Si Tita B. Ah. Oh, sabi siya, di ba? Huwag po kayo mag-alala. Hello po, Mami. Ay, ito, buhay pa si Sean. Si Sean po ang magchichika sa inyo kung kailan to. Yeah. Dahil hirap na hirap na siya. Oo nga. Mami, napakilala na po ba ni Sean kung sino ako sa buhay niya? Charot lang. Ayan, nagpakulay si LC JC na may bago 99 ba? Peso. Ayaw. Loving the buzzer effect. Oh, ang taray na may pag-buzzer effect. Yeah. Oh, sabi, ayan, oh. Tsaka yung nagigigil. Sino ba yung nagpipindot noon? Si Sean? Grabe talaga si Sean. Kung makapindot. Oo. Grabe. Oh, sabi ni KatKat, oh, sobrang fan ako ng Snorren. Snorren. Sino yun? Yun ang ano, si Snoop. Snorren. Sorry, sino yun? Ito si Snoop. At saka si Irene. Ah, yan yung kay Maris Rakay. Sila ang characters nila sa Can't Buy Me Love. Ah, sorry, kasi hindi ako nanonood, pero yun ang tawag sa kanila. Gabs ko ba dyan? Snoop, tama ba? Snoop, no? Snoop daw. Saka si Irene. Face reveal daw si Sean. Ano? Ano ba yan? Grabe, may magre-request ng face reveal. Bat reveal muna, tapos face reveal. Grabe. Ayaan nyo na kung may mystery sila. Meron pa ulit ang Jethro. Mababae, tsaka naku... Basta hintayin yung face reveal ni Diego. Naku, ikagigiban na lahat yun. At mag-ano tayo, mag-hello at magpasalamat sa ating 1.2 live viewers. Yeah. Hello naman po sa inyo. Thank you very much for watching. Tsaka hindi yung mga team replay. Team replay, maraming salamat. Kung hindi man kayo nakakaabot sa live, pwede pa rin kayo manood ng replay kasi pinopost naman po yung in-stream ng live. Tapos meron pang mga iba pang mga mapapanood sa Marites University YouTube channel. Totoo. And pwede naman maging be nice, be kind, malapit na mag-Halloween. Ah, bakit? Di ba sila kind? Charot lang. Please be kind. Please be kind. Ano ba yan? Wala na ng mukha na sa akin. Oh. Masungit, matari. Oh, ikaw malalaga. It's getting into me. Okay, mga Marites! Na-enjoy niyo ba ang Salinggong Chika? Yan po ang Salinggong Chika mula sa Marites University! Marites, dahil ito na ang segment na inyong kinahuhumalingan at pilit na hinuhulan ang Dahu! Salamat, Marites. Marites babies, lundagin nyo na. Ayan na. Ang unang hashtag. Booking ang booking. Sa'yo ba ito sa'yo? Hindi sa akin yan. We're close, diba? Yeah. Ano? Hindi yan. That's not mine. Kasi ganyan din eh. Alam ko eh. Ay, ba sa akin? Meron ka rin na booking na Yes. We're on the same boat. Wow. Where is my boat? It's not here. It's not here. It's down there. Down the stream. Down the stream. Oh, anyway. Eto na ang booking. May kinalaman ito sa isang male singer.
Itong male singer na ito, syempre nagsimula ito sa wala munang mga racket hanggang sa umalagwa ang kanyang career. Nung umalagwa na ang kanyang career, syempre meron na siyang budget for booking. Ba? Meron siyang tagakuha ng booking dito sa Maynila. Dinadala na lang sa kanya. May agency siya? Oo, pero may ano, team. Hindi mo na ako pwede tumayo. Bakit? Saan ka punta? Kukunin ko sana yung ball pen. Go! Ito ball pen. Sorry naman. Tapos, eto na. O, di syempre may taga-supply siya, may supplier ng booking. Pero syempre, alam mo naman, makakaabot yun sa mga Marites. O, at nakaabot sa akin. Kaya naman ngayon, eh, hindi na siya masyadong nagbo-booking dito kasi nag-iingat na siya dahil nakakarating niya sa mga Marites. Aba, ang booking niya ngayon, abroad. Oh, nagpupunta siya sa isang lugar na malapit sa Pinas at pumupunta siya sa isang lugar kung saan eh nakaka-get luck siya doon ng boylet. Pero doon, syempre wala siyang ano, agent, walang taga-bigay ng booking. Direct contact na. Direct contact. Pupunta talaga siya doon sa lugar, kakausapin niya yung managerial o yung manager. Onsen? Hindi. Papakita yung menu. May menu! Tapos may pili ng menu. Tapos lalabas na yung booking, makabook na niya yon. Pero syempre, foreigner itong manager, foreigner din yung booking. Hmm. So akala niya, hindi to makakarating sa akin. Charo! No, galing sa manager? Eto na. Kaya nalaman na nagpupunta siya dun sa lugar na yon, eh dahil may isang badaf. Luman badaf. May isang badiday. May grabe, isang akla. Hindi ko lang uli narinig yan. Yung badaf, di ba? Oh, may akla isang, na nga, di ba? Akla na nga. May isang akla. May isang syoke. May isang bakla na pumunta rin dun sa lugar na yon. Tapos, syempre, si manager, pinakitaan din siya ng menu. Eh, first time ni akla doon. Ibang tao na to, hindi taga showbiz. Tinanong ni manager, si akla, "From what country are you?" Sabi. Oh, syempre, si bakla, naggumanong kaagad. Philippines! Beauty contest? Uh-huh. Wow, Philippines! Sabi nitong si manager, "I have a regular customer who is famous in the Philippines." Sabi niya. Itong manager, kinuha yung phone niya, ginugol yung Instagram ni male singer, at ishinow doon kay akla. "He's my regular customer here. He's very famous in your country." Sabi niya. So, naloka ngayon to si akla. At yun, nalaman, nakarating tuloy sa akin at ito binulay item na siya sa Marites. Hindi yan. Kayo talaga, gines niya yan. Singer yan. Naku, meron. Diskundi lang yan. Meron pang... Basta itong si... Hilig sa... Booking. Nota. Siyempre. Siyempre. Kumakate. Notas. Tapos... The more the merrier. Diba? Correct. Tapos ano ba... Marami naman siyang, paano ba? Marami naman siyang awitin, no? Siyempre, singer siya. Sino niya? Ayun niya. Kumpletohin mo, maraming ano yan. May hit ba siya? May hit ba siya? Wala. Parang wala nga hit, so. Mahilig lang mang hit. Oo, ng notes. High notes, low notes. Hindi yan. Ang galing ni Diego. Yun na. Hindi ko nakita. Hindi naman yan open, oh. Hindi nga siya open. Kaya nga tinatago niya yung mga booking niya sa Maynila. Pero ba't naman kasi tinatago pa niya? Obvious naman na. Alam mo, pasensya na daw. Ito nga, nag-message siya. Pasabi po kay Miss Rose, pasensya na po. Hindi na po mauulit. Tapos may ano, emoji na umiiyak. Sabi niya, "Miss Rose, patawarin niyo na po ako." Pag nag-guess yan dito, ano na yan? No. Para hindi ko kakayanin pag nag-guess yan. Naku, wag niyo na i-chill. Ilayo niyo naman yung guesting. Pwede ba, ano, after Holy Week? Sino ba yan? Dali. Wag na, baka ano kayo. Noong pa kayan, dapat naka-line up eh. Ah, talaga? So, ganun pala dito? I-blind item muna bago i-guess? Ay, dahil ano dyan, hello muna sa mga taga WTFU at syempre ito mula sa Virginia, USA, si Ellen Fernandez. Hello, lagi daw nanonood yan. At kina Mark Alfred Lorenzo at kay Tichi Takulod. Hello. Oh, ayan ang aming dahu. Booking mga, ang booking. Nakakaloka booking ang booking. Booking ang booking. Oo, ito na mahula. May hula na? Oo.
Ang dami. Eh kayo naman, lagi yun ang hula ninyo. Hindi naman yan. Charot. Oh. Hindi, lagi nyo lang pinapangalanan. Lagi, lagi lumalabas yung pag-booking ang topic. Yan ang nilalabas na pangalan. Ito mga hula nila. Oh. Batang alam ko, puro booking. Ako lang yata may iba. Oh, go dahil dyan. Hashtag. So kumakanta siya ng kay Raymond Loche. So it's you. Naku, wala akong boses, sorry. Wow, arte mo naman. I can't sing. Ito na nga, sikat tong na female celebrity na pwedeng commercial, TV, pelikula, vlog, and everything. Tama ba ako, Miss Rose? Oh, and everything. Sikat na sikat. Babae. Oo, nagkakaintindihan kayong dalawa. Kasi magkasama kami. We're on the same boat. Oh my gosh, where is my boat? Okay, go. Your boat is down under. My boat is sinking. Okay. Eto na nga. Mahal pala siya pag dinner. Grabe. Ano mahal siya pag dinner? Mahal siya pag pabayan? Oo, dinner lang yun ha. May TF siya, baka dinner lang siya. May TF siya, appearance fee, parang gano'n. Appearance fee, parang gano'n lang. Mga prominenteng tao yung... Magkano din? Pag, 500K ang dinig ko. Dinner lang yun. So, syempre, libre yung dinner, tapos may appearance fee na 500K. Oh, gano'n pa siya na pinakamahal. Tapos parang Lolit Solis pa yung magde-take out. Pero hindi si Lolit Solis. Oh, pero hindi si Lolit Solis. Oh. Dahil si Lolit Solis, 300. Grabe ka lang, ha? Ang laki, ha? Pwede na yung doon. Abot-abot lang yun. 5K. Kasi mo na yung Lolit. Ikaw talaga. Eto na nga, di nagkausap sila habang di-dinner. Sabi nung girl, doon sa taong prominente, if it's beyond dinner, I don't. Ibig sabihin, hanggang dinner lang siya. Pag raw doon. Additional? Hindi, I don't. Meron siyang meron siyang limitation. Na hanggang dinner lang ang booking niya. Alam na alam. Ikaw na kaya mag-blind night. Beyond that, hindi na. Okay. So, ibig sabihin, per booking din ito. Kaya pala sabi mo kanina. Hindi. Yung lang, dinner lang. Hanggang doon lang siya. Hindi siya pwede i-take out? Hindi pwede. Ito ang twist. Ay. Shook out of town. Okay. Eh, siyempre, may mga ganyang bookers, mga booking, merong agent yan, di ba? May bugalo. Oo, may bugalo yung... Heto na nga. May bugalo yung... May bugalo yung girl. So, nakakuha siya ng, merong chuchu rito. Ito, kano? Milyones, di ba? Magkano? 5M? Oo. May ginto ba dyan? But, grabe. May hukain mo bago makita yung ginto. Okay, di ba? Sisitirin mo. Ayun na nga. So, hindi niya alam kung sino yung ano. Wanya knows yung kliyente. Siyempre, prominente rin yung ayaw niya rin ano. So, out of town yun, di ba? Tapos, ayun na nga, sabi niya, punta ka sa hotel na to, chuk-chuk. Para makita mo na doon. Doon yun. May down eh. Down payment. Tok-tok-tok. Okay. Pasok ko lang yung kliyente na nasa kwarto yata. Kasi pasok siguro. Pagpasok niya, lumabas din yung girl, boy. Yung girl. Sabi nung tao, lalaki. So, it's you. Sabay sing, so it's you. Bigla sila kumahon. Bigla sila nag-duet. Ang alibay niya. Musical pala ito. Meron ako, anong alibay niya? Meron akong singing engagement dito sa isang ano, kaya umano ko rito. Dumalaw ako, dumaan ako dito. Kaya ako nandito. Kaya dito ako nakastay. Singing engagement. So, ibig sabihin, umaawit ito. Back to back. Back to back. Kahit naman hindi singer. Oh. Basta bagay. Diba? Basta makarakit. You should know. I wasn't born yesterday. Pero alam mo, ang bongga dyan, yung hindi na tuloy. Hindi na tuloy. So, wala na, paano yung may down payment hindi, na? Hindi, kinole. Kasi, kinabihan niya kasi yung ano eh. Wait. So, nagulat si... Pero mag-Sherby ay na kami. So, ibig sabihin, nagulat siya doon sa ta... Bakit? Sino ba yung personalidad? Sino ba yung mayaman? Basta kailangan. Tanong kailangan sila. Alam mo ba? Diyos ko. Because biglang mo inis-block, diba? Diba? Ito ganito yun. Siya yun! Ay, nako, yung personalidad. Teka lang, yung babae. Yung babae, sikat.
sikat talaga. At hindi ako ang pwedeng mag-ano. Whatever sa, kaya siya. Ano siya, all around siya. Hindi ako. Pwede siya. All around siya. Tapos, ano siya, beware. Hindi naman Korean to. Beware o kaya SSSW siya. Correct. Tapos, yung personality naman. Yung lalaki. Makapangyarihan. May power. May power tsaka rich. Rich kid. Buti ko na masabi. Huwag ka na maingay. Grabe na kasi yung hula yan. Makita mo yung hula pati mo. Pati yung hula. Hindi yan. Grabe. Nung hula na kung... Sino ka magbubuk dyan? Pero grabe. Yun. Yun lang po. Yun ano? Yung pangalawa? Teka lang, wait. Eh, di ba may nyowa? Bagay, buong booking nako, naman. Nako, naman may nyowa. Wala no? Na daw yung nyowa. Sabi niya, wala na ay, raw. Pero yung bagong nyowa na nalilink. Teka lang, wait. Hulaan mo ko sino yung mayaman na powerful. Sulat mo. Hindi po. More or less? Hindi. Pero more or less, parang kategor. Medyo... Ganyang kategorya? Ganyang hindi. Edad din? Hindi. Talaga? Oo, gusto mo malaman? Sa, ano ba? Ano? Mamaya. Sabi ni exploit and travel. Diba? Kapag si Dean, hindi mo talaga mahulaan kung anong dekada ang blind item. Hindi, bago. Bago yan. Bago. Grabe kayo. Grabe ang dekada. Ito, go. Walk out. Naku, kaya gets ko na kung bakit hindi pwede si Rose. Hindi pwede rin. Oo, hindi nga, di ba? Dapat. Kaya nga ako. Alam ko rin. Kasi, ano? Medyo nakis na yan, di ba? Pero ako ang hingi. Well... Medyo rocky siya yan. Well. I don't know. Oo, ito naman, Diyos ko. Na-blind item ko na yan dati. Oo, na medyo nakis. Paborito siyang blind item, ano? Oo. Kasi marami siyang alam mo naman, mahiwagang yung dati ko kasama sa show, pag nagbo-blind item ako, idilalaglag ako. Sa pangalanan. Buti na lang dito, hindi. Grabe. Afraid. Okay, mabilita na daw. Dahil dyan. Dean, wala ka bang babatihin? Ilang sister ko sa Michigan, Romeo, Michigan. May Snardo Proctor, tsaka yung si Amain Ponsalat sa Qatar, tsaka yung One Freedom Society. Yun lang po. Okay. Tsaka lahat ng nanonood na kapitbahay namin. Wow! Wow! You're famous! Yes! Di mo ba alam? Tanod yan? Oo. I know! Kaya, di ba? Nako, you should know. I should know. I wasn't born yesterday. Ano man ba? Balik-balikan na lang tayo. Kailangan mag-invento tayo ng bag. Ganap tayo ng bag. Uy, kaya invento mo nga yung diba? Disney. Pabatiin natin si Alice Capuan. Sina? Isang certified Marites. Hello naman thank sa'yo, you. Alice. And hello, Alice. Dahil dyan, ang susunod natin blind item ay may hashtag na. Yan. Janet Jackson ba yan? Diba? Makakanta pala to. So it's you. Oh, so it's you. Okay. Again. Okay. Okay. Okay na. Yun na pala yun. Yun lang to ha. Tapos ang haba eh, no? Sa isang... Sabi, wag ko daw sabihin kung saan. Ay kung sino-sino. So, hindi ko sabihin kung sino-sino. Pero sa isang umpuka na lang. Okay. Ganyan. Kinonsider itong actress na to. Isang maganda at sexy actress na... na makasama sa isang teleserye. Okay. Nung sinabi nung siguro talent coordinator or may nag-suggest, tapos sabi nung talent, sabi niya, si ano? Pwede dyan si ano? Si sexy yan. Actress. Oo. Sabi nung talent ko, naku, hindi pwede. Kasi... John Tis. Daw. Si sexy actress. Oo. Sabi ko, tapos lahat sila nag-react na, again? Yung again, hindi para kay sexy actress. Para dun sa nakabuntis. Okay, ang nakabuntis sa kanya ay hindi niya nyowa. Nyowa? Nyowa naman niya. Pero, siguro marami na na-jauntis. Na iba? Naka-jauntis. So parang ang dating, ano ba yan? Hindi tumitigil. Ayan na naman. Rabbit, ganon. So, kahit ako, nung kinuwento sa akin yan, ang reaksyon ko din, ha? Again? Yan daw ba? Bakit initials lang? Ang hirap naman. To kompletohin mo na. Pero parang naisip. Sexy ba yun? Oo. Ah, wait. Ah, hindi niya nyo. Nyowa.
yun na. Ang taas natin. Basta yun na. Sabay-sabay. So, abangan na lang natin. Teka lang, jowa naman ni. Oo nga, kaya lang, ang pinupunto lang dito. Ah, kasi marami siyang anak pang sa ibang babae. Parang nauulit na naman. Ganun. At sana'y wag nang maulit muli. Yung mga nangyari sa mga dati niyang karelasyon. Correct. Na may anak siya. Oo, parang ganun. Parang planting kamote in every, talaga. Every field. Siguro. Baka bukid ay basta. O, basta yun. Pero ito naman, kaya, galing lang dun sa... Gusto ko yung bukid, di ba, sa... Galing... Luman-luma, di? Galing lang dun sa, sa PC. So, tingnan natin. Isa siyang developing dahu. Kung totoo nga. Eh, nag-post pa naman yun sa IG. Hindi ko alam. Muntay ko pang gawing item. Pero anyway. May question ba sa buhay niya? Pero ibig ko sabihin na. May pinost sila sa IG. May pinost yung girl sa IG. Hindi, pero tingnan natin. Kasi kung in a few months ba ay may lalantad or... whatever. Kung may madedevelop nga or wala. Hindi nga pa nga, parang hindi nga umaamin sila, di ba? Umaamin na. Umaamin na ba? Umaamin na. Oh, okay, hahaba ito. Hanggang sa ano? Hanggang sa pangalanan na lang diba? Natin. Diba? Grabe. Anyway, ayun na nga. In fairness naman kay actor. Yeah. Naman this time, this is it. We can never can tell, sabi nga ng isang artista. Tell, yeah. Pero ako sana nga, this is it na. Sana, di ba? Yeah. Why naman? Let's see. Dahil dyan, Rose? Yun na. Dahil dyan, Rose, may surprise ako sa'yo. Dahil dyan, pabatiin ko itong mga sinulat ko dahil marami. Baka makalimutan ko na naman. Una sa lahat, gusto ko munang batiin ang 76th birthday. Ang aking mahal na ina. Happy birthday po. Nanay, happy birthday, please. Happy birthday, mother. Po. Pakabait ka, ha? Get well. Dahil pakabait, nanay. Alam mo na. Okay. Then, binabati ko ang mga Goto Box Believers na sina Jim P, Mary, Lendel, Alan, and Pink. Kaya, nanonood sila sa atin. Okay? At saka si Chirica na sa US. Hello, Chichi! Thank you for watching. Naaliw daw siya sa atin. Natatawa daw siya sa atin. At saka si Chi... Kaya alam mo siguro to, JM. Yan, yan. Dati itong taga GMA, dati din taga PPL Entertainment, pero now sa US na siya. Hmm. Yan. Siyempre, binabati ko ang aking Ninong Boyet at saka si Ninang Maribel na talaga namang regular viewer natin sa Marites University. Yan, mga magagaling na doktor yan. At saka yung kanilang mga kaibigan din yan sa US. Yan po. Dahil dyan, bago natin tapusin ang live, nais po muna natin pasalamatan ng Scott Media sa facilities para sa mga kamarites na gustong gumawa ng sarili nilang content, maaari po ninyong kontakin ang Scott Media para magamit ninyo ang kanilang digital plug and play studio kasama ang kanilang high quality equipment sa murang halaga. Okay, Mamshi, certified marites ko. Yeah, hello, Mamshi! Hello, Mamshi! Hello, naku, nanguhula sila ngayon. Naku, talaga nanguhula talaga sila. At salamat thank you sa 1,300 yes, live viewers at sa Team Replay. Hello po sa inyong lahat. Huwag kayong magsawa, Mga Marites. O, pinapabati sa atin ang ating mga column. O, sige, ako na mauna. Sige. Patuloy niyo pong basahin ang aming mga column sa Abante Tonight. Gayun din sa www.pep.ph at saka www.pikapika.ph. Gayun din sa People's Balita at pati na ang kay Jim P na Preview Manila. At ang aking YouTube channel din, Rose Garcia Pop. Grabe, alas yung sita pala. Dami na. Hindi, sa akin yan sa Pangmasa, kay Salve Asis, kay Iyang Parinas, People's Tonight. Okay, Maricrisi Casio sa Hataw at kay Neil Ramos sa Tempo. At ako naman, syempre, sa Filipino Star ngayon at sa Manila Bulletin at syempre, ang aking YouTube channel na WTFU. Okay, Mga Marites, maraming salamat po sa patuloy niyong pagtatangkilik sa aming tatlo. Yan po ang dahu. Hula na po. Yan po ang dahu mula sa Marites University! Happy weekend! Happy weekend! Hoy, Mare! Ano latest?